this: our God is awesome. My God is awesome. He can move mountains. He can move mountains. Keep me in the valley. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Hide me from the rain. Come on, our God is awesome. My God is awesome. He heals me when I'm broken. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. Forever he'll reign. Forever he'll reign. Come on, say, my God is awesome. My God is awesome. He can move mountains. He can move mountains. Keep me in the valley. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Hide me from the rain. My God is awesome. My God is awesome. He heals me when I'm broken. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weak. Strength where forever he'll reign. Come on, if you believe it, lift your voice and say, my God is awesome. Come on, if you know he's awesome, say it. Awesome. Come on and lift your voice. Awesome. 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 My God. My God is awesome. Come on and testify. Awesome. Awesome. If you believe it, say it. Think about it, Savior of the whole world, giver of salvation, by his stripes, I'm healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise his holy name. Come on and testify. You know he's awesome. Say it. Your voice is safe. Praise his holy name. Praise his holy name. Somebody
celebrate the awesome God.
Are you tired of listening to the same programming in FM station? Well, get it on your desk. Listen and believe to Cool 97.5 DWLY. Cool 97.5. Feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
Mga kaibigan, good morning. Kayo po ay nakikinig sa I Love Baguio kasama si Mr. G on your radio. Only right here on Cool 97.5. The only Christian radio station here in Baguio City. At oras po natin ay 20 more minutes before 9 in the morning. Meron po tayong special na bisita po ngayon. Well, actually, kaibigan ko po siya. Nakasama ko po sa McDonald's long time ago. Years ago, matagal na yun eh. Mga kaibigan, isang malakas sa palakpak para kay Attorney Ron Perez. Attorney, kumusta na po? Good morning. Good morning, Sir William, Mr. G. Good morning rin sa ating mga listeners, tsaka yung mga viewers natin sa via Facebook Live. Ayan, alam niyo po, nanggaling ba kayo sa Aurora Hill, eh, no? Galing ang Aurora Hill. Yeah, medyo busy. Sa mga hindi nakakalam po, Attorney Ron Perez, ang daming mga messages sa Facebook like days ago. Why? Because I asked sa mga close friends, sinong gusto nyong maging next na guest sa I Love Baguio? At marami nagsasabi, Mr. G, pwede nyo hubang madala, maimbita si Attorney Ron Perez? Pwedeng-pwede, sabi ko. Ganun ha, may mga gustong makinig. Ayan. Yung usapan talaga social media, no? Masyadong matindi. Ayan, Attorney Ron Perez, mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan po ngayon this morning ay napakagandang topic. Okay? Ang ating topic po ngayon, mga kaibigan, eto, bullying ayon sa batas. But before we get to entertain so many questions from our listeners, ayan, Attorney Ron Perez, pakigreet po ang inyong mga family members. Yes, thank you, Mr. G. I would like to take this opportunity to greet, of course, my family. Si my wife, Dina, my kids, si Jasper, si Laika, Cheska, Tony, and Rojan. Dami. Isang buong barangay. Tsaka belated happy anniversary sa aking parents, kay Attorney Ronnie and baby Perez po. They celebrated their 45th wedding anniversary yesterday po. Wow, congratulations po. At sa inyong opisina, kayo pong managing partner ng Perez, Perez, and Perez Law Offices po. Yes, Mr. G. Actually, yan po yung minimaintain kong law office because it's a legacy law office po. Kaya po Perez, Perez, and Perez po yan. Yung grandfather ko po, Attorney Mariano Perez Jr., siya po yung pinaka-senior. He's not actually active practice now, but he used to be a former counselor too. Ah, sa Baguio? Opo. And, partner po siya ni former congressman na Honorato Aquino with their law office, Aquino and Perez Law Offices. So yung pagsisilbi sa publiko, talagang it runs in the family. Opo. Okay. Pero if time permits, I could actually tell my lineage sa politics. Ayan, maganda. Pero, maganda. Yung isa naman pong law, yung Perez po doon is actually Attorney Ronaldo B. Perez. Siya po yung longest serving city secretary ng Baguio. Tatay ko po siya. Ayo, nabutan ko po yan. Sudyante pa lang ako. Ayan, nababasa ko si Milan Courier. Opo. He used to be the head of the legal ng House of Representatives before becoming the secretary to the mayor. And he is actually retired now. Pero yun nga, helping me out with some papers and cases, mostly sa labor and other paper works, kasi yun po ang expertise niya, paper chasing. Nako, medyo nosebleed ako dyan. O nga po, sa akin, yan po yung weakness ko rin. Paperworks. Mas madaling ibanggitin na lang or something in manifest orally kaysa in writing. Parang ganun ho. Tapos ako naman po yun isa doon sa yun last na Perez naman. Although at one point we established that office sa UB Square. But recently, I'm establishing it sa residence sa Cavite Hill. But actually now, I'm connected also with the Aliping, Riliera, Lamen, Duque, law offices, Perez law offices. Mga magagaling na mga lawyers po yan ah. Our office is located beside Justice Hall po.
Ah, malapit lang. Opo. Malapit lang. Opo. And I would like to take this opportunity to greet also my one of my partners, si attorney Libby Elizabeth Rillera. Birthday niya po noong January 3. Bakit yung mga lawyers po ng inyong mga opisina puro mga magagandang lalaki, mga magaganda, no? Para mga looking like millennials. Pwede ho. Meron din po kaming an associate there, si Atty. Sarah Macarimpas. Recent passer siya. She joined our law office and hopefully she would continue to join us, although she has applied sa government service, and I understand may arrangement po sila doon sa pinag-applyan niya kasi temporary appointment po, that she could render legal services pa rin privately. Ah, maganda po yan ah. Mga kaibigan, pagdating po sa usaping batas, ang ating expert nandito po sa harap po natin, sa Attorney Ronald Ron Perez. Attorney, marami nakikinig po sa inyo ngayon. Kanina pa naghihintay, oh, Randy La Chica, Junior Budong Gulingab, Emmanuel Okeke, Alice Jill, Kings Ugasi, Princess Diwata, Charles Jacob, Javier Gonzalez, ito po mga taga Baguio City po to. Net Blas Mooy, Jan Adi, Fulvio Dawilan, Ronan Caspe, Bobot Lorenzana, Jasmine Ligayo, ayan, Happy New Year, Charles Jacob Javier Gonzalez, ang dami attorney, John Virginia Dulag Munaang, Dinky Del Elong, Meld Stisang La Pastora, Michelle Carissa Orduña Abuan, salamat po. Ayan, C.D. Armo Escalante, Rogelio Leon, Jordan Mangusan, Spencer Guzman, Makabataan, Johnny Puli kay Matias, Dan Gensiman, si KP Fadlin, Allison Goliabo Bawang ng Canada but in Baguio City, Jeanette Liwas Floresca Cheese Bugat, ang kagawad ng City Camp Proper, Bernard Ilyamil, Glenford Manuel Basingat, Jan Luther Flamenco Cruz, Ellen Tabilin Paraso ng Adesa Corporation po, Victoria Yu ng California, Juan Coy Nazaro Jr., maraming kayong tagahang attorney, Romy Billion, eto Galawi. Ayan, attorney, meron pong nagpapatanong po sa inyo. Ayan, meron nakakalam dito na when you were still a student, nag-work po kayo sa McDonald's. Ano bang storya po nito sa McDo? O nga po, doon po kami nag-meet ni Sir William, Mr. G. Well, when I was a fresh graduate of high school, I tried applying for summer job to continue as a working student, supposedly, sa McDo po. McDo Session, it was a newly opened establishment under Sir Mike Del Rosario po. Sir Mike, good morning ho. And with that, I tried working. My dad actually encouraged me because he has been a working student all his life. Still a student. And he would like me to experience what he has experienced before. And truthfully, I have really developed some of the values while working. Actually, the value of money, the value of time, the value of hard work, and all of those things. At attorney, alam niyo po, mga kaibigan, sa nakikinig po ngayon, yung crew pa lang si Attorney Ronald Ron Perez sa McDonald's, naranasan po niya mag-map ng floor, magbaba ng basura, maglinis ng CR, mag-serve sa mga customers. Kunyari may mga tumapo, no, na drinks, no, kukunin niya, baba siya para paltan, kumausap, magpunas, maglinis, talagang trabaho talaga. Opo. Ayan. Yun po. Actually, I was assigned as a closing staff. Yun nga. Tayo nun, no? Ayaw. Alas 3 tayo ng madaling araw. Uwi na nun, eh. Yun ang uwi natin. Alas 3 ng madaling araw. Tapos hahabulin mo yung 7:30 class mo in the morning. Yun po yung mga experience po natin. So, Attorney Ronald Ron Perez, nahasa kayo sa trabahong ganun na mano-mano na talagang pagpapawisan mo, uwi ka ng madaling araw. At syempre, diretso sa school ng morning na yon. Yan ang mga matindi, no? Nag-work ko kasi kami, magkasama kami. So, nakita namin yung bawat isa. Sir, may nagsasabing Happy New Year po sa inyo. Napakarami. Victoria Yu, good morning, sirs. Yan, good morning, sir, from California. Please greet my loving husband.
Ma'am Ellen Tabilen Paraso, Happy New Year, sir. More power to your program. God bless po. At sir, yung Pampanga, nakikinig po sa inyo. Yan, regards po. Kila Mama, ito, merong greetings, Mama Nelly at Tita Cynthia. At sa mga anak dyan sa Baguio, kay Joss, John, pakisalam po. Attorney Ron Perez, regards kay Ninong Ronnie Perez. God bless po sa inyong lahat, sir. Galing kay John Luther Flamenco Cruz. Ayun, si John. Kapatid. Ayan. Tapos ito, sir. Nick Liam, dami. Barbie Sapke, Aristotle Onse Segundo, Beji Dance Wetra, Xander Fianza, Belmer Ellis, Aristotle Onse Segundo. Good morning. Yan. Pieces Joe. Sir, yung BCU, pinapakinggan po kayo. Pakibati pong BCU. Good morning, BCU staff and all persons there. Ayan. Nelia Balestar Hakalan, sir, ng Isabella. Good morning, Mr. G. God bless po. Ayan, Isabella Menda Kigis, this is Joe Flor Delisol Herrera ng Mandaluyong. Jess the Lee. Mga kaibigan, ating pong special guest po ngayon, Attorney Ronald Ron Perez. Pag-usapan po natin ang bullying ayon sa batas. Ayan. Attorney, bago po tayo dumako sa mga questions, meron pong nagpapatanong po dito. Okay. Sir, naging nag-work din kayo sa City Hall dati. When you pass the bar, anong klaseng trabaho naman ang binigay ng gobyerno sa inyo sa City Hall? Well, it's not directly City Hall initially. Ah, okay. I was actually taken in sa DILG, Department of Interior and Local Government. Ah. Nung estudyante po kasi ako, actually, believe it or not, ang undergrad ko po is computer science. Nakita ko po yan, Comsci. Comsci. Saan ka nag-aaral ng Comsci? Sa SLU. SLU. Yun, habang working sa MacDo, I was actually studying sa SLU, computer science. And we develop during our thesis, we develop a system automating yung personal information system ng DILG car. And with that, I was taken in to maintain the system that we have developed. So, computer whiz pala kayo, attorney, before. Ngayon, because of the fast changing trend ng technology, parang napag-iwanan na yata ako. And sir, after computer science, you decided to take law. Saan ba kayo nag-law? While actually working sa DILG, actually I rose from the ranks from clerk initially. Yun nga, because of my being an IT expert at that time, I have introduced some innovations in reporting and some in governance sa DILG that propelled me to be transferred to the operations ng DILG. At one point, actually, I was assigned by the DILG to represent the department sa mga interagency meetings. Parang ganon. And I would like to thank also yung mga boss ko dyan, si Director Everdina, HLR Doctor, si Provincial Director Anton Balog. Sila po yung talagang nag-mold sa akin into becoming really part of the DILG and able staff to represent the department. And with that, I would like also to make mention yung mga nag-encourage sa akin na mag-law dyan sa DILG, si former governor na Ifugao, si Attorney Eugene Balitang, Attorney Tom Kiwang, tapos si ngayon si dati kong law partner si Attorney Galieto, Rodel Galieto, sila po yung mga kasama doon sa DILG that encouraged me to take up law. And doon po, while working, kasi po meron po tayong mga ibang misgivings nung estudyante ho tayo hindi natin natapos agad yung ROTC. And with that, hindi ako nakagraduate with the graduating class. Kaya po, ang nangyari sa akin, I have some deficiency units and also that ROTC because pinawidraw sa akin yung mga subjects ko na iba except thesis dahil doon sa ROTC nga. Naka fourth year ako. Matindi yung ROTC na yan. Without finishing that one. Kaya yun nga, as a consequence, na withdraw ko yung ibang subjects. While at the DILG, tinuloy ko yung pag-aaral to. Working. Tapos, nung nag-graduate ako ng 2000, computer science,
That's the time that I actually enrolled sa law, diretso na rin. Mm-hmm. And yun nga, with God's grace, I took law for 4 years. Yun po. So, attorney, based sa pinag-aralan ko yung profile, talagang dumaan kayo sa pagtatrabaho. Oo nga. Before you graduated, talagang trabaho talaga, no? Opo. Yung pinaghirapan nyo talaga ang inyong diploma. Yes, when I graduated law, I have already a family and four kids. Ayaw po. Ganun po yun, ano po natin doon. And with that inspiration of the family and encouragement, I was able to finish and eventually pass the bar examinations. 2004 ako nag-graduate, and 2004 bar, and yun nga, with God's grace, the year after, I was actually taking my oath as a lawyer. Galing, no? Attorney, dapat isulat natin yung mga pinagdaanan nyo, no? Mga before and after. Ang pinaka-common denominator talaga nun, at an early age, yung sa pagbanat ng buto, sa pagtatrabaho, nandun na kayo. Diba? At exposure sa gobyerno, sa governance, mga malakad, exposure, yung mga trainings, on-the-job training pa yan po, dinaanan nyo na. So, bibihira nakakadaan ng ganyan. And your family, if I would say, could afford, pero you chose to work. Yun ang legacy na ibigay ng, like what you said kanina, yun ang legacy na binigay ng papa mo sa'yo, sir, si Sir Perez. Siya ho ba yung naging treasurer dati ng City Hall? City Secretary po. City Secretary. Ang galing-galing. Sangguliang Secretary. May tanong ako, Attorney Ron Perez. Hindi nyo naisipang maging artista nung college pa lang kayo? matangkad to na lawyer po. Anong height niyo po, Attorney Ron Perez? 5'8 and a half. yung sa MacDo pa lang kami, naglaro tayo ng basketball dati, no? Naglaro. Ito yung mga matatangkad, mga gwapo. Pero masisipag po, masisipag at nagmamap ng floor. Nagkukuha po yan, yung tissue paper, yung railings ng MacDo, lilinisan yan. Diba? Pati yung CR, dudukutin talaga para linisan. Tapos maghuhugas ng mga kitchen talking utensils. Talking through experience si Mr. G. Mga kaibigan, ating pong special guest, Attorney Roldon Perez. Ang ating pag-usapan ay bullying ayon sa bata. Siya pong managing partner ng Perez and Perez Law Offices. Nakaraan, Attorney Ron Perez, I was trying to spell ng inyong complete na pangalan. Ito, spell ko na po. Yung Ronald po, ito po pwede niyo usulat to. R-O-N-A-L-D. Tapos Ron, R-O-N, yung Perez, P-E-R-E-Z. Di ba? Maliwanag yan. Okay. So, usapang bullying po tayo ayon sa batas. Una po, attorney, ano ang definition ng bullying ayon po sa batas? Well, we are grateful to have this law. It is actually Republic Act 10627. 10627 actually ang tawag niyan, or otherwise known as Anti-Bullying Act of 2013. It was signed into law during the presidency of Pinoy. And yun nga, under this law, bullying, there are a lot of definition, as extensive definition of bullying, refers to severe or repeated use by one or more students. Ibig sabihin po niyan, hindi lang iisa ang pwedeng kasuhan under this law, kundi several also, or group of students, of a written, verbal, or electronic expression. Ibig sabihin, covered rin ho rito itong mga nasa Facebook. So yung cyberbullying kasama? Cyberbullying, yung mga ano ba to? Yung mga social media and other means of communications electronically. Of course, yung dati natin verbal or written expression or physical act or gesture or any combination thereof. Pwedeng nagsalita na at the same time may physical manifestation po yan, or act or gesture directed at another student. Ibig sabihin, yun nga, student to student. Opo, yun po yung coverage ng bullying that has the effect of actually causing or placing the latter in a reasonable fear
of physical or emotional harm or damage to his property or creating a hostile environment at school for the students, for the other students, infringing the rights of another student at school, or materially or substantially disrupting the educational process or orderly operation of school. Kaya po, pag tinitignan po natin under the definition, ang coverage po niyan is students. Ang perpetrator, victim is also a student. Mm-hmm. And ang mga kwanho rito sa school or other school premises. Yun po yung ano po rito. And ang sinasabi po rito, physical or yun po, verbal and through other means or other methods po that actually cause or placing the latter in a fear of physical or emotional harm, kahit emotional ho, kahit na wala po mismong physical act na ano or hindi mo sinaktan yung isang tao, but pero through your words or anything for that matter, it actually give reasonable fear or physical or emotional harm po. So masyadong broad ho pala yan, ano? Opo. Opo. Eh meron pa ho siyang mga ibang coverage po rito. Any unwanted physical contact between the bully and the victim, like punching. Ito po. Yung ay, nangyari na kala. Punching, pushing, shoving, kicking, slapping, tickling, headlocks, inflicting school pranks, teasing, fighting, and use of available objects as weapons. Yun po yung unang-una na coverage po niya. And any acts that causes damage to victims' physique and emotional well-being. Yung mga verbal abuse ito, yung mga emotional harm na ginagawa po natin, tapos any slanderous statement or accusation that causes the victim undue emotional distress, like directly foul language or profanity. Dito sa Baguio, meron tayong anti-profanity ordinance. Applicable rin po yan sa mga schools po natin. At the target of name-calling, tormenting or commenting negatively on victims' looks, clothes, or body. May discrimination rin po dyan. And of course, included po, gaya na nabanggit natin kanina, itong cyberbullying. Or any bullying done through the use of technology or any electronic means. The term shall include the conduct resulting to harassment, intimidation, humiliation, through the use of other forms of technology, such as but not limited to texting, email, instant messaging, chatting, internet or social media, online games. Kasi itong online games, meron po siyang mic and po. And they could actually communicate with each other. And with that, we could actually bullying is not alien to this kind of environment. And yun po, online games and other platform or format as defined by DepEd order po. And other form of bullying as may be provided in the school's child protection or anti-bullying policy consistent with the Anti-Bullying Act po. So masyadong broad po siya, no? Lahat po pwedeng sako po. Attorney, meron po nagko-comment dito sa Facebook. Ito. Sir, napaka-interesting daw po ng inyong topic. Very helpful po. Especially yung pumutok na viral video na karan, no? Yung sa... I won't mention dignidad the school. Dignidad o bugbog. Ayan. Dignidad o bugbog. Nako. Kay Attorney Perez, hindi po pwede. Sir, dalawa lang. Serbisyo publiko. Diba? Para kay Attorney Ron Perez. Attorney, anong penalty at kaparusahan sa mapapatunayang guilty sa bullying? Well, if we understand the nature of this Anti-Bullying Act, it's more of an administrative offense. So hindi sa criminal? It depends. Kasi criminal in such a sense that kung pumasok siya sa revised penal code, yun by Opo. Like for example, sinuntok ng isang bata, yung isang estudyante, yung kapwa niya estudyante, meron na pong
physical injuries involved po dyan. Ah, opo. It may be serious physical injury kung depende po yan sa gravity or slight physical injuries. And with that, papasok na po siya sa revised penal code, criminal na po siya in nature. Mm. Pero as we could see, ang coverage po kasi nitong batas is elementary and high school. Elementary and secondary po. And other institutions na ano, pero if we could see, all of them are minors. Kaya papasok na naman po yun Republic Act 9344, yung Juvenile Justice Welfare Act. Wala pong kulong for those. Basta minor, walang kulong. Sinong sasalo sa kanila para ma-rehabilitate? May DSWD po dyan. Tapos may diversion programs. Actually, in this batas po natin, the schools are encouraged to make their diversion programs also. Hmm. Kung paano i-rehabilitate itong mga ating mga violators ng anti-bullying act po. And yun ho, going back to the question kung civil or criminal or administrative po siya, more of administrative siya, sabi ko nga, kung pumasok siya under violation of any of the revised penal code, magiging criminal po siya. And pag yun ho, pag damages naman po ang ating civil damages, civil case po ang pasok niya. Pero more likely, meron pong administrative disciplinary actions na i-impose po doon sa violator sa may school po nila. Depende doon sa policy ng school. Ayun ang masusunod sa school mismo. Po, yung school policies po. Attorney, may nagtatanong po dito, ano daw po ang pagkakaiba ng criminal offense sa civil offense po? Well, ang criminal offense po, it is an offense committed as against the state policy. Meron po tayong mga criminal offense that are wrong by its nature. Mm. Bawal pong pumatay, bawal magnakaw. Ayaw po. Pero meron din po tayong yung mga laws prohibited, criminal acts prohibited dahil po prohibit lang ng batas. Like illegal possession of firearms. Wala pong injured party dyan, pero criminal offense siya because the law prohibits it. Parang ganon. And with that, yun po, yung criminal. Kwanho natin, it's a violation against the rights of a persons to their person, yung violation of rights of a person to their person, properties and effects. Yun po yung ano ho dyan sa criminal naman. And it is actually provided for under penal laws like the revised penal code. Yun po yung mga criminal offense. Whereas civil, ang difference po naman yung civil, kwan ho yan, it's more of human relations natin. We are dealing with each other. We have dealings. Yun nga, contract as between us. Any violation of that right regarding those things, more of a civil in nature. Meron rin po tayo sa human relations, torts and damages. Marami po ang aspeto ng civil ho. Pero more of a day-to-day living and for the conduct of a peaceful environment for each and every person. Any violation of that may give rise to civil action po. Ayan, mga kaibigan, ang ating guest po ngayon, Bullying Ayon sa Batas, Attorney Roldron Perez. Sir, you're a blessing. Ang dami mga questions galing sa Facebook. Sir, binabati po kayo ng ating mga listeners, Jessel Lee, Camilo Santiago Jr., Edwin Miro. Ayan, good morning daw po, Fritz Galietes. Meron po, sir, nagtatanong po sa inyo, Rasid Simsim Mencio. Sir, do you go to school, Attorney Ron Perez, para magbigay ng seminar about bullying, lalo na sa public schools? Nabanggit po natin sa public schools, without modesty aside, I was actually a previous president of the federation. Yung sa PTA, no? PTA. Yung sa City Parent High, dati. Teachers. Dati po akong presidente ng City High. That actually propelled me to being the federation president. Hindi lang po City High na. We have na, 66 public, elementary, and secondary schools. 66 po yan. We were glad, we were fortunate and blessed to have been chosen as their president during that time. And
before this act 2013, ito po, meron rin po tayo yung child protection policy. We have actually advocated for so, this ano one. Ano po yung sinasabi ng child protection policy po? Yun po, yung actually yung right of the child to clean, healthy, peaceful, and conducive learning place. Parang ganun. Kaya the schools are mandated to have a child protection policy. Hindi katulad noon, panahon natin, na kunting galaw lang natin na we are being parang chastised by the teachers, which sometimes may good effects sa atin in the long run. Iba yung disiplina sa atin dati? Iba talaga. As far as discipline is concerned. Pero ngayon, grabe, pati mga teacher, medyo takot na rin sila to do some chastisement sa mga bata dahil dun sa mga batas na regarding that one. And yun nga, we have to come up with a child protection policy para ma-clearly define yung discipline from physical harm sa mga bata. Ayan, ang galing po. And yun pa, going to that question nyo, we are actually giving seminars regarding, I mean, a talk regarding so pwede. Sa mga schools regarding this one. Kasi under the Anti-Bullying Act, they are required to formulate a policy. And one of the policy there is one of the policies is to actually have to educate yung hindi lang yung administration pati students. Attorney, may nagpapatunong po dito. Paano doon po kayo makokontak? Kunyari, mag-speak about bullying. Ano, open ho ba ang inyong Facebook? Ano ang inyong Facebook name? Can our listeners easily get in touch with you online? Opo. Yun po. I have a Facebook page. Yun, Ron Perez first. Sabi niya ganun. Anong spelling ng first po rin, sir? Parang, kasi bawal yata number. Kasi oh, bawal na. Because I put it as small letter L. Ah, yes, sir. Hindi last na. First talaga dapat. First. Because, yun nga ho, may limit ang Facebook sa meron talaga. Friend, di ba? Hanggang 5K and lang eh. 5,000, no? It has reached that level long before na. That's why I created some other accounts. Meron din po yung Ron Perez 2. Unfortunately, I lost that account. I cannot access that account anymore because yun ba, sa password and account, ano. Pero yun, Ron Zerep, yun isa. Ayun, inad ko kayo nung kagabi. Oo nga, baliktad na Perez. Pero meron parenthetical ano rin na Ron Perez para hindi naman ma-deceive yung ating mga ibang friends dyan. Well, you could contact me through that means and you could add me dun sa Ron Zerep para I could actually continue adding friends doon. You could contact me through those means. And also, I'm holding office nga doon sa tabi ng Justice Hall sa Jose Miguel Building. So, pwede po kayong bisitahin doon? Second floor. And yun po, through cellphone. Ayan, mga kaibigan, sa mga questions about bullying, very open po si Attorney Roald Ron Perez sa inyong mga questions. Sir, eto, kanina nabanggit nyo yung sa bullying, covered po siya sa ano, mga minors po, no? Opo. Sa eskwelahan. Paano na daw po, anong pagkakaiba po sa penalty at kaparusahan kapag napatunayan ng bully ay above 18 years old? It will not actually cover na yung... Hindi na. Ano, kasi ang coverage nga natin as per definition ng bullying, students to students. It may happen pa rin pala na 18 years old siya nasa high school and elementary. May mga ganun na situation tayo eh. Covered siya pag ganun. Mm-hmm. Pero pag you mean outsider trying to bully another student, hindi siya papasok dito kasi ang penalty that is actually imposed here will be administrative discipline from the school. Ayo po. From warning, suspension, to reprimand, and expulsion.
Yun yung mga penalty. So napakahalaga ng role ng school, eh, no? Opo. Pero paano yan kapag 18, I mean outsider ka, how could that yun afflict yun penalty imposed? How could that be imposed upon you? Parang ganun, pag hindi ka part ng school. Hmm. If you notice, yun very viral yan, di ba? Na isang school na taekwondo expert per se na pinost sa Facebook yung bullying na yun, he was actually expelled by that school. Yes, attorney. Yun yung penalty. He belonged to that school, the penalty, administrative penalty, could be imposed upon him. Parang gano'n. So yun na mismo ang action ng school, eh, no? Apo. Pero sa nangyari po na sitwasyon ng attorney, kunyari may meron sa kanyang maghabla na galing sa labas, sasagutin niya pa rin yan. Opo. So mga kaibigan, no to bullying tayo. Eto attorney, tungkol daw po sa legalidad sa isang school, ano po ang tamang channel sa pag-report ng isang magulang pag ang kanyang anak ay naging biktima ng bullying? May mga documents daw po man na dapat nadalhin ng magulang para sa nasabing complaint to support the claim. Yes, actually under the rule also, the law is espousing yung due process. Although they are entertaining anonymous complaints. Ah, meron din. Meron po. But, kasi syempre, sometimes victims of bullying live sa constant fear, di ba? I cannot go out actually because of those fears. Kaya nag-entertain sila ng anonymous complaint, pero dapat backed by some physical evidence. Ano ba yung mga physical evidence po nito? Like, there are some witnesses who could testify. Ayaw po. Tapos, physical manifestation, kung ano yung mga nakita natin ng mga physical injuries sa bata. Tapos, so, kailangan po ng medical legal po, eh, no? Meron rin pong aspect na ganun. Tapos, meron rin pong yung like sa social media, screenshots of those things, parang ganun po. Those are the evidence that we could actually see as against here. Tapos yun po, isa rin na requirement rito, written complaint. So written complaint. Kung hindi naman anonymous, ma-identify, hindi siya identifiable, pero other circumstances and evidences could actually lead na meron talaga nangyaring ganun. That's one of the aspect. Second, written. Diretso, yung victim mismo reduced it to writing. Tapos, ino-notify yung bully himself and his parents. Parang ganun, ino-notify po sila. And there will be a conduct of investigation dito. And kung false yung report, kasi meron yun iba rin gumagawa ng ganyan na scenario para siguro to persecute yung mga kaklase nila. Hindi naman totoo. Well, yung nag-report ng false could be sanctioned administratively also. Ayan, so hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Mga kaibigan, ating pinag-usapan, bullying ayon sa batas, kasamang ating napakagaling po at napakabait. Gwapo siyempre, matangkad. Attorney Roald Ron Perez. Sir, ating mga listeners na pinapanood po ngayon, Brave Rock, Francis Dagson, Winter Bilingin, si Gaya. Si Brave Rock, yan. Sino po ito, sir? Former Councilor Rocky Balisong. Siya pala ito? Sir Rocky, good morning. Matindi. Idol po ito. Alam niyo po, Sir Balisong, yung aking dating pastor, si Pastor Roland Balisong nasa Canada na ngayon. Yun. Na-train ako under sa kanya. GMBC, Maybel, Banita, Kayat, Mini Wong, Ryman, Ambrose, yan, Bongbong, Eric Uida, Kololan, Bumogaw, Pilis, Katrina, Torrentino, Santos, good morning, Dave Dunguis, Bangigi, Hayes, Himes, Batalyang, Alfredo Jr. de la Cruz, Huge Ularte, dami yung Kaiser Dave, Marites, Jun Ramos Jr., Dixon Akyod, Marvin Kadalig, Yang Ed, Nancy Bumogaw Marrero. Nakaantabay po sa inyo, attorney. Ito, napakagandang question po. Attorney, in case worst comes to worst, na isang bata ay nabully na naman ng parehas na grupo, di ba? O tao after ma-report ang insidente, sang opisina naman ng gobyerno dapat dalhin ang complaint para talagang pag-usapan na? Well,
una po, under the law, meron po tayong mechanism in reporting. Mm. Una muna, di ba, parang lowest level, teacher or administrator. Actually, yung sabi ho doon, principal or designated staff or personnel to answer regarding this one, administrative personnel. Doon po yung unang reporting. Ang question yata po kung paano kapag naulit. Meron po tayong degree of penalty. Ay, meron pala yan. Opo, hindi po automatic expulsion lahat. Depende ho sa policy ng schools po eh. Una, pwede pong reprimand yung una. Second offense or anything graver, pwedeng expulsion na yung susunod. Meron po. Pero if we are to say na parang expulsion na ang nangyari sa kanya, tas na ulit-uli, wala na ho siya, well, doon na po papasok yung ano ho, yung ating other allied laws. Like itong revised penal code po natin, meron po tayong unjust vexation, meron hong physical injuries. Kung may physical injuries involved po dyan, and other slander and defamations, oral defamations, nandyan po lahat yung batas po natin. And we could file necessary criminal action to that effect. Ano pong government agency, it may be the police, prosecutor's office, through complaint, and yun pong mga yun, barangay at the first instance. Yun po yung... Mga kaibigan, sa mga nakikinig po ngayon sa, dito sa Baguio City, ang pwede niyo pong lapitan kung nabiktima po inyong anak ng bullying o may problema sa bagay nito, si Attorney Ronald Ron Perez. Ayan po, anytime po, willing to accommodate all your questions para tulungan po kayo. Sir, Attorney Ronald Ron Perez, ano pong ang pagkakaiba po ng bullying and harassment ayon sa batas? Are they different or ayon po sa ating Philippine Constitution? Well, you know, may mga different definitions rin ho dyan. Harassment, actually, it includes also bullying. Kasi parang you are harassing the person in such a way that he or she is living in a constant fear. Parang ganun po, di ba? Yun sa harassment po natin. And annoyance. Well, as far as bullying is concerned, it has similar definition din ho. Pero harassment could be dealt with some other respect. Gaya nga po ng nasa ano ho natin, nasa revised penal code, criminal in nature. Well, bullying, particularly, ito po ay dinefine to address yung concern ng bullying sa elementary and secondary level. Ah, yan pala yan. Attorney, meron tayong hotline po dito na po pwedeng ating mga listeners na... Actually, may nag-send po sa akin ng message dito. Sir, pakibasa po. Attorney Ronald Ron Perez, itigil ang bullying. Yan, campaign. Attorney Ronald Ron Perez, yan, sumusuporta sa mga nabully. Yan, yan ang ating hotline. Attorney Ron Perez, napakaganda ng topic na ito kasi nag-viral yung video nakaraan. Malaking tulong para sa ating mga listeners, especially yung mga magulang. Kung paano gagawin dapat. Ito po, ano daw po ang mga rights at protection ang meron ng isang biktima ng bullying? Well, una-una, yung reporting. Kasi maraming cases of bullying na hindi rinireport. Paano malalaman ng administration kung walang reporting? Yun po yung unang-unang process po. And with that reporting, it would be treated as confidential. Yan po isang protection po natin. Ay, confidential. Confidential po yung information na ibibigay mo. And they will be actually doing investigation to really find out kung ano yung what offenses or what kind of bullying was actually done. And yun po, afforded sila with protection, confidentiality, tapos yun po, the school must provide protection kasi meron pong retaliation na mangyayari dyan. Yan ang mahirap po eh, no? Nalaman nila na ikaw yung nag-report, babawian kanila. And with that, meron rin pong similar
na ano ho doon, even retaliation is actually given kwan ho rin, administrative sanctions. So. So, mga kaibigan, ating hotline po ngayon, in case you would like to ask for questions, 0909-579-7273. Once again, 0909-579-7273. Ating pong special guest, Attorney Roldorn Perez Buling Ayon sa Batas. Attorney, eto, ang dami na naman po natin mga greetings po dito. Binabati natin ng good morning. Edes Valls, Jazz Jazz, joining us today. Ojod, Udnabo, Baybayak. Attorney, mag-break lang tayo sandali. When we come back, yun yung mga questions para sa ating butihing Attorney Roldorn Perez. Ang topic po, Buling Ayon sa Batas, pakisend po sa Facebook. Attorney, napapanood tayo sa YouTube, pati sa Ustream, pati sa Twitch. So, we are reaching around the world. Medyo mataas ang ating coverage po. Wow. Ayan. Attorney, bago tayo mag-break, pakibati daw po, Attorney, ito sa barangay, sa may kayang upper market sa Bayanihan, yung mga ukay-ukay dyan. Nakikinig po sila ngayon. Yes. Good morning sa ating mga listeners dyan sa upper market, sa Bayanihan, tsaka sa mga ukay-ukay natin. Yung pinanggalingan niyo sa Aurora Hill kayo na, paki-greet din po. Ayo po. I came from the Immaculate Conception Parish, of which I'm the PPC chairman, on leave kasi nag-file ako. Candidacy. And good morning po sa inyong lahat and also to the Knights of Columbus, Aurora Hill Council 6956. They're having their meetings today. Monthly meeting po 'yan. Fraternal meeting ng Knights of Columbus. Yan, mga kaibigan, Attorney Roldorn Perez, ang ating topic po, bullying ayon sa batas. Attorney, break tayo sandali. When we come back, naku, napakaraming questions po rito. Dapat masundan to, Attorney. Dapat masundan talaga to kasi napakadaming request. Mga kaibigan, magbabalik po kami sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Inspiring Baguio stories, important matters in our surroundings, and encouragement from our radio guests. Based on their line of expertise, get inspired, get motivated, and get updated. Listen to I Love Baguio on Cool 97.5, your maximum Christian music authority in Baguio City. Hosanna, Hosanna, all of my heart is crying, Hosanna, Hosanna, He's coming back soon, we need Him more than ever, all of my heart is crying, Hosanna, He's raising up a standard, Hosanna, Hosanna. We need to wake up, acknowledge His presence, when He comes in and hear what He's saying, cause there's a message, that's right, we need the truth. Your race is up to and you. And us, He's gonna help us win it. He got me feeling like, ooh, I knew it when I met Him. He's loved me since forever. Got me feeling like, ooh, so I just gotta tell Him I love Him so. Hosanna, na, na, na. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.
I found a love for me. So I'm gonna dive right in and follow your lead. I found a love beautiful and sweet. I never knew all of this time it was waiting for me. 'Cause I was so lost when I found your love, not knowing what it was. Broken until I saw your light. In a moment you made me whole, took me and led me home. Now I am yours and you are mine. When I saw your open arms, barefoot on the cross, and now I hear you in every song. When my life was still a mess, you saw something beautiful. I don't deserve it, but your grace is perfect tonight. Stronger than darkness, he takes my fears and I never fear. I'm alone. I found a savior to carry more than just my secrets, to carry love and every burden in my soul. And I was so lost when I found your standing against all odds, and I know I'll make it through somehow. 'Cause what was once lost is redeemed, a heart once in chains now free, and I'm not afraid to testify. Jesus, I was when I saw your open arms, barefoot on the cross, and now I hear you in every song. When my life was still a mess, you saw something beautiful, and I don't deserve it, but your grace is perfect.
There goes a requested song right here on Cool 97.5. Oras po natin, mga kaibigan, ay 20 minutes before 10 in the morning, kasama si Attorney Ron Perez para sa usapang bullying ayon sa batas. Binabati po natin ng good morning si Mirna Lasso, Kuya Pons, Cassie Pearl Sally, and CJ De La Cruz. Mirna Lasso, good morning po, Mr. G. Good morning, Cassie. Jeffrey Useng, ating station manager, Freeland Danguisan. Yan, good morning, Baguio, Cassie Pearl Sally, Efren Buslay. Yan, good morning to Mama Lasso. Marilu Payas Villanueva, good morning. Attorney, pinuputak din na po tayo ng napakaraming questions about the bullying kasi napaka-timely. Ayan, ano daw po ang inyong mensahe sa mga dati na o kasalukuyang nagiging biktima ng bullying? Well, try to be brave and report these incidents kasi kailangan ng intervention itong mga bully at times eh. I could not actually claim that I at one point or another I did not actually did some bullying, pero during our time high school and elementary meron yung machismo and parang sikat and all, di ba? If you are projecting yourself as tough, parang ganon. And at one point also I have been a bully to some of the persons. And come to think of it, nagkaroon ka na ng anak, nakikita mo yung mga nabully mo at one point that they are still living in fear and as against dun sa bully, despite the long years na nakalipas na, meron pa rin ill effect sa kanila. And really, this law is very timely to prevent such things from happening. Mensahe ko sa inyo, yun nga, be brave, try to report all of this bullying thing para mabigyan ng kaukulang attention yung mga bully. Baka meron naman silang psychological concerns or other problems na kailangan i-address. Natutulungan pa natin yung bully and at the same time the victim themselves. So dalawa na po ngayon, no? Hindi lang yun ang bully, kailangan yung pag nambully pala isang tao, ibig sabihin yan kailangan ng tulong para sa kanya. May mga aspetong ganun din eh. Kumbaga may pinanggalingan, no? Kaya niya ginagawa yun. Ayan, napakagaling. Hindi po siya one-sided po talaga, no? Eto, ano daw po ang dapat na gawin? Example, if someone witnesses a bullying incident. Kunyari, may bullying nangyayari, merong witness. Anong dapat gawin daw po ng witness? Well, under the law, these persons are encouraged also to report such an incident. Hindi lang yung biktima. Mm. Pati teachers, students, administrators, even bystanders, kailangan i-report niya itong incident sa authorities. So, diretso ka agad? Attorney, ito, may sinasabi po bang batas na mismo ang magulang ng nambuli ay pwedeng masama sa kaso? Example, yung biktima ay mag-decide na mag-file ng kaso. Yun nga po ang sinasabi natin. As far as the itong anti-bully bullying act is concerned, it's more administrative. Ito yung address ng school authorities. Pero yung sinasabi natin na pag meron na violate na provisions of the revised penal code, papasok siya as criminal na. Mm-hmm. Criminal aspect. And with that, meron tayong criminal liability and at the same time, civil obligation. And under yun po sa rule natin, pag minor, under the care of the parents yan or guardian. And minsan may mga civil indemnity dyan na hindi naman kayang sagutin ng bata, pinapasa yan responsibility sa guardian or parents kasi they are supposed to be steward nitong mga bata. Ayan po. And hindi nga nila nagampanan yung role nila. On that regard, kailangan meron penalties and other civil indemnity na ipapataw sa kanila.
meron provision of law. So kasama magulang? Pator pa weird. Pakuan, respondeat superior, yung mga ganun na mga legal principle. May mga nakukulong, may mga nakukulong din ba na magulang? Kunyari, not necessarily kulong yan eh. More likely of a civil indemnity. Kunyari, ano po yung mga... Bayad. Ay, bayad. Bayad ng danyos. Sa mga nangyaring violation. Eto, attorney, sa school naman po, anong pwedeng ipataw sa school? Like yung nakaraang video, no, ang inahabol na mga yun, yung school, na ang sabi ng DepEd na po pwedeng ma-close kung sakaling wala pa rin ginagawa o hindi kayang pigilan ng school. Opo, under the law, meron po tayong administrative penalties also sa mga schools that fail to address yung bullying. And yun nga, yung mga failure nila to provide a child protection policy, implement the same, and yun nga, yung policy regarding bullying, kasi may monthly reportorial requirements rin yan, and you're required to put up a policy on that regard. Yung mga yan, once you failed to do those things, pwedeng i-cancel yung permit mo. Kaya ang agency concerned dito is DepEd mismo. DepEd mismo. Oo. Yun nga, yung school's division superintendent are empowered to issue cancellation ng permit nila. And eventually, pag walang permit, closure ng establishment or yung school or educational institution. Yun yung mga penalties as provided for under the law. So, isang problema, sapin-sapin na maraming pwedeng magka-problema. Diba, attorney? Attorney, meron ditong comment sa aking phone, sa ating hotline. Attorney Ron Perez, no to bullying. Yan daw nakikita nilang campaign sa inyong mga advocacies. Anong kunyari, Attorney Ron Perez, sa inyong advocacy, ano may kinalaman sa bullying, ano nakikita niyong magiging remedyo na makakatulong sa mga biktima at ng biktima ng bullying? Well, continuous education and information dissemination. That's why under the law and its implementing rules and regulation, meron provision doon that mandates each and every person or sector to conduct information dissemination campaign, continuing education, wide dissemination of informations. Ganyan yung mga requirements sa kanila. That's why perhaps timely nga yung sinasabi nilang seminar na kailangan i-conduct nila for people to be aware of this anti-bullying law and bullying per se. Ayan, attorney, meron pong nagbibigay ng comment dito. Mr. G, pwede pa kaya si Attorney Ron Perez? Sir, pwede ho bang maimbitahan daw po kayo ulit? Ang pag-usapan naman ay cyberbullying, strictly. Pwede ho. Yan, ito sa ating mga nanonood po ngayon. Oh, ang sabi ni Attorney Ronald Ron Perez po pwede. Yan, magandang topic to, napaka-broad, no? Cyberbullying, online na tayo. Ayan. May broader pa dyan. Ano po yan? Cybercrime law. Ayan. Pwede ba natin isabay yung attorney? Cyberbullying. Next time, perhaps. Pwede. May schedule natin. Schedule ho natin. Ayan, yan. To prepare for that particular topic. Maganda. Mga kaibigan, ating special guest po, Attorney Roldron Perez, Bullying Ayon sa Batas. Attorney, before we end our show, ayan, meron ho ba kayong mensahe? Yan, mensahe para sa ating mga tagapakinig ngayon para sa darating na panagbenga. Malapit ng panagbenga eh, especially sa mga turista na babakit sa Baguio. Well, yun nga po. Sa ating darating na panagbenga, Baguio Flower Festival, I'm fortunate to be part of the committee before. How many years I have been the protocol officer of Panagbenga Foundation. And the executive committee as a whole, I have witnessed itong growth ng ating festival. And it has become a major festival dito sa Pilipinas, if not the whole world. Well, nandito na naman po tayo para season of blooming. Let us go out from our shells and show the beauty of our inner nature sa atin lahat. Let us be concerned
about our beautiful city, Baguio City, and really be involved in its positive development, itong siyudad natin. Tayo sa taga Baguio, since birth, alam natin itong mahal natin Baguio. It has become now some meron mga price of development na sinasabi nga nila. Meron more population, marami tayong tao, and it means more basura, more informal settlers, more water problem, mga ganun na traffic, all of those things, price of development. But we could actually be responsible enough sa atin, proper waste management, tapos conserving water, tapos preserving the environment, lahat yun, we could actually do a share in making our beautiful Baguio remain as beautiful as it is. Ayan, ang ganda po. Maraming salamat. Attorney Roland Perez, ano pong mensahe niyo po? Ano meron po ka ba kayong mensahe para sa mga gusto pong to establish communication with you sa anumang inquiries, sa batas o anuman about sa Baguio? Ayan, paano daw po kayo marireach? Ayan, sabi po nila. Yes. I'm part of the, as I mentioned earlier, Aliping, Riliera, Lamen, Duque, and Perez Law Offices. It is located beside Justice Hall. Jose Miguel Building po siya. May gasoline station. Tapos may popular fast food chain sa baba. Pizza chain. Second floor po kami doon. And you could actually visit me there. And yun, you could add me sa Facebook. You could follow yung Ron Perez first. Hindi lang po ako maka-add doon. But for us to be friends, Facebook, meron po akong second account. Ron Zerep. Meron pong parenthetical yun na Ron Perez rin lang. And you could add me there. Pwede pa po ako mag-add doon. And sa Messenger, sa Facebook, wala naman pong limit yun. Lalabas po siya sa message request. I will gladly accept your messages para for some inquiries doon. And if you need a personal tawag dito, appointment or advice, I could be visited nga doon sa office sa Jose Miguel. And kindly feel free to contact me also. Yan. Mga kaibigan, Attorney Roldron Perez, sir, ang inyong buhay ay serbisyo publiko, di ba? Naintindihan ko po yun kasi nagkasama tayo sa trabaho dati. Gusto pong marinig ng ating mga tigapakinig ang inyong mensahe naman para sa inyong pamilya. Well, yes. Yun, I'm very happy with my family. We are actually growing as a family. And the children are actually growing up pretty well. Meron na po akong nag-graduate ho. And actually working sa Baguio Country Club this time. Yung panganay po, si Jasper. Yung second naman po, si Laika or si Nadja Laiksen. She is actually on her fourth year sa psychology ho. Congratulations, attorney. Tapos meron po akong grade 11 si Cheska or Julia Francesca. Tapos meron ho akong grade 9 sa Pine City National High School po siya. Kaya yung co-parent po natin sa labas kanina, sabi niya, dun, very active po ako doon because I'm the president of the Pine City National High School PTA. Nandun po yung aking anak, grade 9 po, si Aaron Teres. Tony ang tawag po namin. Tapos sa lab naman po sa SLU Laboratory Elementary School, nandyan naman po yung aking bunso, si Rojan Lorenzo. And dahil sa kanya rin, dahil nandun ako, ako rin po ang chairman ng Family Council doon ho. And yun, only show that my advocacy is really upon on education. Kasi naniniwala po tayo na
the education is key to poverty, na kapag tayo po nagtatrabaho tayo just to give a good future para sa ating mga anak, by doing so, yun po, yun education po nila, taking care of their education, isa pong obligasyon natin yan. And at the same time, yan po yung pamana natin na hindi man sa mga anak natin na hindi mananakaw sa kanila, and saan man sila sa mundo, daladala nila ang kanilang edukasyon. And they will, it will make them more resilient to the challenging world. Kaya ako po gusto kong improve ang quality of education para kung saan man sila pumunta, yun nga, yung dala nilang edukasyon ang magtataguyod sa kanila para sa progreso. Yan po talaga yung ating advocacy. Well, as far as my message sa family, I have been sometimes strict, and yun po sa inyo, but just the same, I'm actually showing my love for you, for your betterment, and in this coming new year, may it show us a good and productive year ahead of us. Ito sa new year. Mga kaibigan, kaibigan ko po yan, Attorney Roldon Perez, kilalang kilala ko po yan, mabait po na tao yan, hindi pa po siya lawyer, hindi pa graduate, talagang kilala ko na po yan. Yan ang isang taraki, sabi nga ni Winter Bilingon Gaya, good morning Idol G and taraki Attorney Ron Perez. Personally po, I know Ron Perez, attorney, is a very good person, madali pong lapitan sa mga hindi nakakaalam. Napakadali. Pwedeng kumain ng fishbowl yan kahit sa sa likod ng McDo. Yun po yung isang linalabas po nilang sa akin. Parang ang hirap ko raw maabot. Ay, hindi. Ganun, dahil siguro the way I conduct myself and all. Pero yun, sabi nga po ni Sir William, once you get to know me, cowboy-cowboy rin po tayo. Alam niyo po kasi sa McDo, madaling araw kami, alas tres, naglilinis po kami ng CR, nagmamap ng floor, lobby pati sa baba, nagtatapo ng basura, ayan, naglilinis sa mga railings, at lahat ng hirap ng trabaho, dinaanan po namin yan. At yun po ang training na dinaanan po ni Attorney Ron Perez. So, dumaan po siya sa butas ng karayom. Kilala ko po siya, personally. I'm a witness. kilala talaga, mga kaibigan. Sir, maraming salamat, sir. Magkikita tayo ulit, yes, about sir. Cyberbullying and cybercrime. Thank you. Thank you, Sir William, for this opportunity for me to impart my little knowledge regarding the law and other aspects, and hope to come some other time for me to really help other people out sa mga legal concerns nila. Mga kaibigan, ang ating kaibigan, personal kaibigan, Attorney Roldon Perez, bullying ayon sa batas. Sir, yung ating next na guest ngayon, nanggaling pa sa Seattle, California. Wow. At ang TML crew ng Manila, sila yung nasa Burnham Park na malaking grupo. Tama. Yan, meron po silang gig sa Baguio Central School. Yan, po-promote po nila. Ayan, ulapit sa City Hall po, ano? Okay. God bless. Sir, salamat sir. Magkikita Thank tayo you. Ulit. Yes. Palapakan niyo po, Attorney Ronald Ron Perez para sa usapang bullying ayon sa batas. Your love is
Broadcasting live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5, the only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. I found a truth for me. I'm daring to dive right in and follow your lead. I found a home, beautiful and sweet. I always knew that there was something waiting for me. I was so lost till I found your love, not knowing who I was, but you've never given up. Kindness just lets me grow. Your heart is all I want, and in your eyes, you're holding mine. Oh, now I'm dancing in the dark, safe within your arms. I'm wiser from my past, and you've favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it. Your grace is perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. My peace, my joy, my promise. You are my home. I found a love
my secrets. And when I am weak, you carry me, call me your own. I was so poor till I found your love, fighting against all odds. I know I'll be alright, cause you're mine. Heaven is holding my hand, you're my world and my best friend. And I see my future in your eyes. And now I'm dancing through the dark, safe within your arms. And I'm wiser from my past, and you become my favorite song. Even though I was a mess, you have still given me your best. I don't deserve it, but your grace is perfect tonight. With Mr. G on your radio, a radio talk show aiming to highlight inspiring Baguio stories, important matters in our surroundings, and encouragement from our radio guests based on their line of expertise. Get inspired, get motivated, and get updated. Listen to I Love Baguio on Cool 97.5, your maximum Christian music authority in Baguio City. Mga kaibigan, nagbabalik po ang ating radio program kasama si Mr. G on your radio sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. Meron po tayong special guest po ngayon. Magkakaroon po ng special gig sa Baguio Central School. Ang ating pong kasama taga Shell, California. We're talking about Zinzu Saturday and back-to-back with TML crew all the way from Metro Manila. Bring the heat and feel the burn. We're saying hello first to Zinzu Saturday all the way from Shell, California. Hello, ma'am. Good morning to you. Hello. Hi. How are you doing this morning? We're doing good. It's good. I'm so happy. Why? Because you're able to, you know, to join us today. Okay, me too as well. Wow, and of course, you're with the TML crew all the way from Manila. Who are the members of the TML crew from Manila? Oh, it's they're not here yet, but I can mention. Can I mention their names? Okay, it's okay. Can we hear their names? TML Zin J. Lorente and J.R. Cerezo. All right, that's good. That's the team that we're, for the event on this. Baguio Central. So it's coming January. When it will be? January 12th. January 12th at Baguio Central School, 2 to 5 p.m. Wow, this is going to be so exciting. Zin Saturday, what can our listeners expect for your gig happening on January 12th at Baguio Central School? What time again? It's the 2 p.m. registration and 3 to 5 p.m. start of Zumba party. So registration starts at 2 p.m. and the Zumba party starts at 5 p.m. 3 to 5 p.m. So what can we offer to our participants on January 12th? Zumba is Latin inspired. Well, I'm getting excited. Yeah, and of course we're going to have a dance like a Zumba. It's a Latin dance, not only Latin dance. It's like we have the retro masters, and we're doing like aerobics as well. Wow, I like it, aerobics. Yeah,
Mm-hmm. And marami pa. Ah, you speak Tagalog, ah? Nahirapan ako doon, ah. Nagtatagalog pala si Sincero. Yes, kasi sir, in-start mo ako ng ganun ba? Ganun ba? Nanonosebleed na nga ako, eh. Ayun. Sincero, meron po nakikinig sa atin. Morning watching here in Hong Kong. Si Ma'am Lox Boulevard. Yan. Baka hindi natin alam, ha? Oh, from Hong Kong! Makapunta tayo sa Hong Kong. Diba? Invite niyo po kami. So, madam, itong on January 12, Saturday po yan, alas 3 yung registration, 3 to 5 p.m. yung gig nyo sa sa Baguio Central School. Yes po. Yan po yung malapit sa City Hall po, eh, no? Yes. Ayan. So, anong mga genre ang ipapakita nyo when it comes to Zumba? So, Latin, you did mention about Latin. Merengue. Salsa. Reggaeton, cumbia, napa. Sa retro group is like hip hop. So may hip hop. Dami ah. Old music. Old music. Yes, mukhang nasasaktan ako sa old ah. Sir, yun ang mga the best ngayon. Oo naman. Yung mga mainstream. Ay, gusto ko yan. Ito, may nagtatanong po rito, magkano ho daw po yung registration? Magkano daw po? Kung sakaling may mga gustong pumunta? Yung pag-registration na walang shirts is 150. Yung mga walk-in po. Mga walk-in, 150. Yes. Pero 150. Po, jersey po is 300 pesos. Yun na po yung pinakang registration nila. 300 pesos. Ito po yung ang galing, no? Pwede pakita natin sa screen yung t-shirt na yan. Ayan. Oh, meron ba? 300, ito na yung makukuha nila. Ayan ito na. Ito yung pinakang ticket natin. Pinakang ticket. Paano daw makakabili ng t-shirt na yan? Meron bang Facebook? Sa Facebook? Po, meron po tayong mga garito. Tapos kung gusto po nila mas maaga makakuha, punta po sila sa Burnham Park, malapit po sa Botanical Garden. So, what time can they go to Burnham Park? Doon po sa may Orchidarium pala. So, kasi sa Burnham Zumba tuwing morning, no? Yes po, yung mga po doon po. Sa yung mga taga Pangasinan, pwede silang kumuha kay Coach Marife. Sino pa si Coach Marife po? Yes, or the next time. Yung mga nasa kanilang computer po ngayon, kunyari, saan Facebook po nila pwede makita yung updates about yung gig na yan? Meron bang Facebook na nakapost? O yung para sa event na yan? Saan nyo po na-post yan para makita po nila? Is it posted on Facebook? Saan po, madam? Group chat ng Super Zumba event. Sa account ng anybody, like Zin Richard. Jubilabsan po. Jubilabsan. Anong spelling po nun, madam? J-U-B-Y. Victory Y. Tapos, L-A Baboy S-A-N. Okay. Yan po. Paano na lang po, pa-message na lang po, pa-add kung sino po gusto sumama. Yung gig na to, napaka-importante, no? Anong, madam, all the way from Pangasinan, anong, you guys do Zumba, anong pinaka-main purpose nyo talaga? Ba't nyo ginagawang Zumba para sa ating mga, para sa publiko? For health fitness po. Kaya pala, very, very healthy, no? Very fit. Stress reliever din po. To spread the awareness of the importance of physical fitness. Ayan, so para awareness. Para malas na rin po natin yung mga, kung mayroong mga nagme-maintenance dyan. Isa na po itong gamot para sa mga maintenance. Therapy. Yeah. Therapy. The best therapy yan. So, in Zumba, best therapy po ito. Yes. Yung self-confidence. Ayan. So, pagdating sa kalusugan, maganda sa kalusugan. Yes. Kasi pag nagpawis ka, talagang maganda yan, eh. To burn calories. Burn. Ayan. Lalo na po kung sasamahan natin siya ng 80% na nutrition. Ayon. Zin Richard, pag sinabi mong 80% nutrition, paano sinasama sa Zumba yan? Yes, kagaya po ng ginagawa ko at saka sinasabi ko sa ibang student ko, ang workout is 20%. So, 80% is nutrition na kailangan talaga nating ibigay sa ating katawan para ma-nourish siya, kagaya ng, sir, pwede ba i-mention ang natin, sir? Pwede. Yes, kagaya po ng Herbalife. Yan. Yan po ay 80% na nutrition na ibibigay sa ating katawan para ma-nourish po tayo. Yun po, no? Yung po ang pinaka-importante. So, Zin Richard, 80% nutrition,
yung diet natin, 20% exercise. Yes, sir. Ah, eto marami sa inyo nakikinig po. Eto, binabati natin ng good morning ating mga listeners po ngayon. Yonida Balabag Dauanis, Gomgoo Sani, Mary Ann Figura, Figueroa Paraiso, ang kagawad ng Brookside, Jonathan Villena, Winter Bilingin. Trump Hill po ako. Ay, magkapitbahay. Yeah, binabati ko na good morning sa Winter Bilingin Gayao. Sir, kumusta mo kayo? Angel Kayat, Acelero Balancio, Jenny Giso Diabnes. Ito, pwede po natin imbitahan sila. Albert Cedric, Resi Bagyan, Lox Boulevard ng Hong Kong. Albert Cedric, morning sir. Great morning po sa inyo lahat sa studio. Yan, thanks sir. Edrilyn Cabusura, ang principal ng elementary school ng BCU. Lexer Mauro, hi. Arvin Yaras, Erenio. Sir Arvin po. Ayan, Sir Richard Asway. Idina Kitano Pikpikan, and of course, Attorney Ron Perez, ang ating magaling na attorney kanina, Edgar Edades. Sir, meron pong, pwede nyo ma-answer yung question na to. And yung grupo po ninyo sa Zumba sa Burnham Park, saan po kayo matatagpuan, sir? Sa Orchidarium. Orchidarium. Sa may tabi po ng Orchidarium. General Luna. So, One Luna Street. So, mula One Luna Street sa Burnham Park, Orchidarium. Dire-diretso na yun, eh, no? Opo. Ayan. Yung mga gustong kumuha ng jersey, pwede po sila doon pumunta. Pwede na pumunta na ng 7 to 8, 7 to 8, hanggang 8. So, magdadala kayo ng jersey para bukas. Yeah. Pwede makabili. Opo. Magkano po yung jersey ulit? 300 pesos po. 300 pesos. Siyempre, may kasamang ngiti, no? May sama, yes. Kasamang suba. Excuse me, sir. May free bottled water na po yun and tsaka mini chocolate box. Ay, talaga. Ga? May tubig, yes, na. Yes, may chocolate pa. Yes po. Kasi yung chocolate po pang pa-energy. Yes. Ah, energizer yung chocolate. Opo. Kumbaga, magbabayad sila ng, kano yun, 350 ba yun? 300. May t-shirt na siya, may tubig na siya, may chocolate. Yun ang kanilang entrance para sa gig nyo sa January 12. Yung mga hindi naman makakapunta sa Burnham Park, bumili ng t-shirt. Pwede ba silang bumili ng t-shirt mismong sa Baguio Central School? Meron on-site na po. On-site. So, madam, magkano ang pag on-site, magkano ang... Ganun pa rin po. Wala po 300 pesos, may kasama pa rin tubig, pati tsokolate. Yes, sir. Ah, talaga. Madam, bakit nyo ginagawa ito? What's aside from yung sa ating kalusugan, na may kinalaman sa inyong passion sa buhay? Paano sagutin yun? Yan. Why do you do this? Pwede naman kayo magpahinga sa bahay na... Kasi, tulad ko noon, hindi kasi ako pala sayaw, hindi ako marunong sumayaw noon. Pero, talaga? Yeah, hindi ako marunong sumayaw, pero nakasayaw na rin. Mm. And then, pre-proke namin to kasi talagang maganda sa katawan. So, may nagtatanong po dito sa aking phone, pa pwede daw ba mag-join sa January 12 nyo na gig sa Baguio Central School? 3 to 5 p.m., no? Invited po lahat, sir. Na hindi marunong sumayaw? Yes! Oo naman! Makakasabay ba sila? Kasi ang ano po, ang Zumba kasi, ano yan, hindi naman po dance pagalingan lesson. Yun. Hindi pagalingan. Kasi yung ang ano natin, yung health natin. Kaya yon kaya kahit hindi naman ibig sabihin na talagang exactly na tutularin mo yung steps ng choreographies nila, pero basta alam mong kumembot, sige. So pwede. Oh, yeah. And, pwede niyo namang i-guide, eh, no? Oh, pwede i-guide. Opo, yun po yun. Ah, nag-guide po namin. So yung Zumba na ginagawa niyo, hindi pagalingan na sayo yan? Hindi pagalingan po. Ah, susunod lang po sila. Yeah. Maganda. Kasi, pag nag-join sila, mga 3 to 4 na join na sila, mabubus na yung kanilang self-confidence. Ano na yun? Masasanay na. Opo. So yung Zumba na ginagawa, pwede mag-boost ng self-confidence. Yes! Tiwala sa sarili. Yeah, exactly. Pati yung health mismo. Yeah. Yes. Okay. Self-confidence. Like, mabibuild yung self-confidence. Confidence mo. Ay, binabati po natin ang Dubai. Ma'am Nomalin Bosongan, good morning sa Philippines. I don't know in Dubai. Sino pong ating mga sponsors dyan na kasama po natin? Sino mga grupo ang kasama niyo po dyan? Ay, hindi. Bibili lang tayo ng mga water. Bali, ano lang po namin yun? Giveaways lang po. Ay, yun. Talaga, so, yung sa sarili niyong grupo? Apo. Para na namin sa kanila yun. Free na po namin sa kanila from sa aming packet po.
Galing, no? Yeah. Sakripisyo. Actually, hindi ko kumuha ng sponsors. Yeah. Wala. Talagang galing sa inyo. Eto, may nagtatanong po dito sa aking phone, sa aking hotline. Sir, pakitanong nga po isa-isa, anong kanilang complete names para pagpunta ako ng Burnham Park daw po ay madali. Una, si Zin Saturday, puntahan nyo sa Seattle, California. Seattle, Washington. Okay po, ako po muna. Jubilabsan po. Doon lang po din sa may ano, sa may Orchidarium. Doon po ang pwesto namin pag Orchidarium. Kayo. Ano oras pong inyong Zumba po, madam? 7:30 po every morning, Monday to Sunday. Talaga? Tapos si Richard Sway. Richard Sway is in front of Gansa Restaurant, One Luna Drive. Doon nyo po ako matatagpuan. Pwede rin po mag-add or sa aking Facebook account na Richard Sway. And yung partner ko po, same place, same time. Kami po. 7 to 8. Partner po kami ni Cindy Koji. Kami po ang double impact sa Burnham Park. Ayun, ang daming members nila. So, Maritina, yes, ako po. Ako naman po sa Urdaneta po, sa Strong Tower, from Monday to Saturday. Urdaneta, Pangasinan. Yes po, 6:30 to 7:30 po. Lalayo. Yung mga taga-Pangasinan dyan, mga taga-Urdaneta. Yes. Pahabol din mo pala, Strong Tower Gym, Urdaneta. Yes. Every Tuesday, makikita niyo po ako doon. Si Richard Smith. Ayan, yes. Talaga, kada Tuesday. Tapos nag-open din po yung CB Mall ulit. Meron din po silang Monday to Saturday sa CB Mall. Maganda. At syempre, palay ng palayo, punta tayo sa Seattle, Washington. Saan po yung makikita sa Seattle, Washington? Kung sa Seattle, Washington, doon ako sa 24-hour fitness. Doon ako sa LA Fitness. Talaga, grabe ha. Ang lapit ha, ang lapit ha. Lapit lang yun. Yung mga pupunta dyan, pwede kayo pasyalan nyo si Zinzu Saturday. Kaya sa Filipino community, basta Filipino community. Galing. Ang galing. Madam, nanggaling kayo sa America, pumunta sa Pilipinas. Ba't yung naisipang mag-join sa ating mga Zing dito? On vacation ako. On vacation? Nung first napunta ko dito, yung mga double impact. Yes, before. Kasama nyo na. Circle of friends na kayo. Yes po. Ito yung mga magagaling mag-zumba eh. Napapanood ko sa Burnham Park to. Kasi marami kang nakikilala, iba-ibang Zing instructors. Gusto ko po yan. Sir, ano pong pangalan niyo po? Zin? Zin Joji. Joji. Siya pala yung sikat na Zin Joji. Sir, bakit kailangan pumunta sa January 12 sa gig niyo sa Baguio Central School para sa inyong Zumba? Bakit kaya? Ano sa tingin niyo? Dahil dito sa Zumba, sa parte ng darating nito, lahat magsasama-sama po ang instructor at saka retro master. Lahat po ng sayaw, mapachacha, mapakumbia, mapareggaeton, merengue, nandito na po sa January 12. 2 to 5 p.m. Baguio Central Elementary School. Kahit hindi po kayo marunong, kaliwa pa man nyo kayo, may gagawin po namin kayo ng mga instructor. Hindi po pagalingan to. Yes. Kasi po ang Zumba po is may mga bilang po yan. Bilang hindi po yung basta palitan ng palitan. May bilang. Step. So, madam, what makes your gig on January 12 exciting? Maraming guests. Bali, ano po, yung pong mga guests po namin is galing po sa ibang lugar. Hindi po yung kami-kami na lang po ulit na makikita nila na mga nagtuturo sa Burnham. Manggagaling po sa ibang lugar. Kaya excited po kasi gawa ng, yung po nakikita nila sa YouTube na mga TML crew is nandito rin po sila. Kaya yung mga gusto nilang sayaw ng TML crew, nandun po. Kaya excited po talaga. Ayun, siyempre, si Madam ng Urdaneta, Madam. Yes po. Paki-invite niyo po ang mga hindi lang taga Baguio na mag-join sa inyong gig. Yes. Actually po, lagi naman po kaming nagpa-participate basta Baguio event. Sama-sama. Kahit saan pong event, nagpa-participate po ang Pangasinan, especially Urdaneta po. In-invite po namin lahat na mag-join po sa January 12. Akyat po yung iba from Pangasinan to join up the event and to grace it out. So, magsama-sama po tayo sa Saturday and enjoy po natin yung araw na yon. Right. Ayan, syempre, it's in Saturday naman. Madam, what makes this event special for you? Yung events na to, na lahat, halos yung mga Baguio finest Zumba instructor nandoon, and then nandoon din yung ibang TML, retro group, and sa mga ano din, sa mga hindi lang sa mga Zin instructor na nandon sa event na yon, sa lahat ng gustong umaten. Kaya masaya siya kasi yun nga, maraming naidudulot yung Zumba instructor sa atin kasi nakakakilala tayo ng iba't ibang mga
magiging kaibigan natin. Yeah. And then kasi sa iba-ibang mga kaming mga zine instructor, iba-iba kasi style. Ang style ng pagtuturo. So magkakaroon to ng collaboration. This is going to be a big gathering. Kasi, paano yan? Kasi tulad nga ng ano na 'yon, yung iba yung style niya, iba yung style ng iba, pero pag pinagsama-sama namin 'yon, kaya nagiging exciting siya. Ayan, maganda po yan. Mga kaibigan, January 12 sa Baguio Central School, malapit sa City Hall. Registration starts at 3 p.m., 3 to 5 p.m. po. Ang anong title ng Zumba na to? Bring the heat, feel the burn. Ayan. Eh, sigurado pong papawisan po kayo ng bongga. Ayan, bongga. Iinitin natin ang si Attorney Ron Perez, nakikinig ngayon na baka pwede nating maimbita na, yes, na pumunta sa Zumba na yon na mag-drop by. Dala ka ng mga attorneys. Yes, sir. Bilang mga attorneys. Yes, lahat po ng colleagues nyo, lahat ng friends. Families. Para hindi puro work lang, sir, ang gagawin nyo. Minsan po, kumembot-kembot din kayo. Ano, yung Zumba kasi, stress reliever yun. Alam niyo po, si Attorney Ron Perez, marunong sumayaw yan, ha? Talaga, sir. Jeff Roxan. Sir, kailangan po nating makita yung kembot nyo sa January 12. Ay, Attorney Ron Perez, inimbitahan kayo January 12 daw po. 3 to 5 p.m. sa Baguio Central School. Yung Zumba ng kanila ng Feel the Heat, ano ba yun? Bring the heat. Ayan. Feel the burn. So, malaki ito. Malaking event to. Maraming so, salamat. Yes, this is the big event this year. Ayan. Kasama din namin dito yung mga tiga Wright Park. Yes. Taga Wright Park? Aero Taibo Group. Together with Coach Hermie. Galing, no? Mga kaibigan, so magkikita-kita tayo doon January 12 sa Baguio Central School, 3 to 5 p.m. So, maaga po kayo, registration, 3 p.m. 2 p.m. registration. Magpawis po tayo, magsayaw po tayo para sa ating kalusugan. And meet new friends. Yes. Build up a very good amount, a very good set of confidence para sa ating sarili. Ayan, okay. So, madam, before we end our siyempre meeting together, ano pong mensahe niyo po para sa mga nakikinig po ngayon? Yan, ini-invite po namin kayo lahat na umattend sa Super Zumba event Saturday na po. 2 p.m. registration and 3 to 5 p.m. start Zumba ng party. And invite nyo po lahat ng mga relatives, brothers, sisters, neighborhoods, lahat na. Ayan. So maraming salamat. Bring the heat, feel the burn. Happening on January 12th. Yes. Baguio Central School, 2 p.m. happens to be the registration. The program starts at 3 p.m. up until 5 p.m. Ayan. Ating mga Zumba licensed instructors. Palapakan po natin. Maraming salamat po, madam, ha? At pag nasa Washington na kayo, paki-hello kay Donald Trump, ha? Yes. Okay, mga kaibigan, we're gonna be back. Ang ating guest ngayon, siyang director ng guidance office ng BCU. Ang pag-usapan po namin ngayon, psychological findings about bullying. Kanina, we had Attorney Ron Perez. So, matindi. So, mabuhay po kayo at happy panagbenga po. Okay? Yes, sir. God bless you. Thank you po. Yes po. Live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5. The only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. Hosanna, Hosanna. All of my heart is crying, Hosanna, Hosanna. He's coming back soon, we need him more than ever. All of my heart is crying, Hosanna. He's raising up a standard, Hosanna, Hosanna. We need to wake up, acknowledge his presence when he comes in and hear what he's saying, cause there's a message. That's right, we need the truth. We're doing forever in our midnight. Your race is when it, he got me feeling like, ooh, I knew it when I met.
last forever. Got me feeling like you. So I just gotta tell him I love him so. Hosanna, na, na, na. Hosanna, Hosanna. All of my heart is crying. Hosanna, Hosanna. He's coming back soon. We need him more than ever.
Thirsty? Cool music. Refreshing sounds on Cool 97.5. Good morning, Baguio City. Mga kaibigan, nagbabalik po ang ating radio program na I Love Baguio. Kasama niyo po si Mr. G on your radio on Cool 97.5. We are the only Christian radio station here in Baguio City. Ang ating pong special guest po ngayon, mga kaibigan, ang ating guidance office director ng BCU. Ayan, si Ma'am Judith Adina. Ayan, we're saying good morning kay Ma'am Judith Adina. Ma'am, kumusta na po, Ma'am? Good morning po. And I feel okay because of the good weather. Ayan. Alam niyo po, Madam, kanina kasama natin si Attorney Ron Perez. Ang pinag-usapan po namin ay bullying ayon sa batas. Okay. At ngayon po ang ating pong topic po ay bullying ayon sa psychological findings. Mm-hmm. First and foremost, Madam, pakibati po ang inyong family members. Okay. I would like to greet the Baguio Central University staff administration, especially our president, Ma'am Margarita Cecilda Rillera,
and the family, the board of trustees, the deans, the teachers, and the staff, as well as my friends and students around, a pleasant good morning. Ayan, binabati rin po natin ng good morning, Lexer Mauro, Sir Arvin Yaras Ereño. Dami nakikinig po, madam. Edina Kitano Pikpikan, Ron Perez, Edgar Dadis, Nomalin Busungan ng Dubai, Rosen Carl, Jandro Calderon, Diosdado Makaraeg, Kohima Ringor, and Clefton Valenserena. At si Madam Linda Gabriel Tokias. Ang pag-usapan po namin ngayon, bullying ayon sa psychological findings. Yan. Mama Dina, based po sa libro ng psychology, paano po ang definition ng bullying po? Now, actually, ang bullying, it's not actually new, no? Ever since may bullying niya, kaya lang ngayon lang talagang nagiging rampant. Now, when you talk of bullying, a person would now create, actually, meaning to say that a person would now keep on saying or doing something to another person so that he will now be empowered over this person. Gusto lang ang isang tao lang naman yan is para ma-empowered mo ang isang tao. Yun ang napakasimpleng bagay. Bullying, a person trying to bully a person, he would like to show that he is powerful over this person. Ayan. So, madam, ano daw po ang root cause na anybody can become a bully? Saan po nagsisimula po yan? Now, ang pinaka-root cause ng bullying, kung iti-trace natin yan, it would always come from a family dysfunction. So, the parents would now have actually a big role in molding, in shaping the personality of a child. Moreover, another factor to consider, yung influence of peers. So parents, we have to take necessary precaution, monitor the friends of our children. Another thing, kaya nagiging bully ito, gusto lang niyang maging rebelde kasi kulang siya sa pansin. Tayo mga magulang, kung napapansin nyo, kung okay yung bata, wala tayong ginagawa. Pero kung nakikita nyo na may kalokohan yung bata, sakalang natin pinapansin yung bata. Yan pala. So, napakahalaga ng responsibility mismo ng mga magulang. Okay. Opo, sir. Ayan, ma'am, maraming salamat po. Ano po mga iba't ibang types ng bullying like you mentioned kanina po na po pwede mangyari? Okay. Maraming forms of bullying. Mayroon tayong written the form ng bullying. Kung napapansin nyo, there are times na nasa classroom ka, kukuha ang isang papel ang estudyante, tapos isusulat niya sa papel, "Kick me up." Tapos ilalagay niya, ipipaste niya sa likod mo. Yun ang isang form of written. Kasi sinulat niya, ilalagay sa likod mo. Kaya nabubuli ka na hindi mo alam. Another thing, kumisan, nilalagay nila doon, bobo, tanga, payat. Sample lang po yun ng written. Number two, may verbal bullying tayo, may name calling tayo. Like for example, tatawagan ka ng payat palito. Another, example is yung teasing. Now, itong mga verbal na ito, nakakasakit. Na pwedeng napakadaling gawin. Kasi nga direct sinasabi sa harapan mo yan, na nasasaktan ka. Now, mayroon din tayong sinasabing emotional bullying. Yung emotional bullying, hindi ito very obvious. Kaya lang, masyadong masakit. No? Maraming form ito, nakakasakit. Like for example, they do gossiping against your back. Ngayon, hindi naman totoo. Like, tumaba lang yung tummy mo, sasabihin, buntis ka na. Okay. So, napakasakit yun na hindi nga very, talagang hindi nga direct to the point. Pero masyadong masakit. No? Like for example, dahil lang may isang pharmacy store, not to mention, nag-i-issue sila ng naging counseling case ko very recently lang.
ngayon, nag-i-issue sila ng itong calendar. Eh, itong tao naman, kung nakakuha siya ng calendar, siguro in-announce niya, oh, nagbibigay sila ng calendar. Ganito. To an extent, yung mga kapitbahay, mga pamangkin, mga kapatid, nagpabili ng medicine para naman makakuha ng calendar. Dahil wala silang oras, nag-work sila sa cycle, nag-work sila sa mga, like for example, mga ibang agency, graveyard sila, nagpabili. Ngayon, sabi ng isang sales lady, oh, ikaw na naman. Sinabihan niya lahat ng mga tindera, oy, tignan niyo itong babaeng ito, ha? Kumukuha ng maraming kalendaryo, ha? So, yan ang isang bullying. May emotional impact kasi yung tao, sabi niya, para naman akong magnanakaw ang ginawa sa akin. Nasaktan po ako, sabi niya. So, hindi ko alam, nag-iisip pa rin siya kung ito ay magsusumbong sa manager. Para naman sabi ko, pag-isipan mo maigi. Para naman hindi magawa yan sa iba. Pero hindi ka naman nagnakaw, afektado po ako. Kasi mababa, siguro yung personality niya, very weak, kaya nasaktan siya. This is sign of bullying. This, very recently lang ito. Okay? So, another kind of bullying, physical bullying. Very common ito sa elementary and high school. Naninipas sila. Okay? Kicking. Another is nagtuturo, dinuduro-duro nila. Nakakasakit sa mga bata ito. Very easy and very obvious ang physical bullying na ito. Another, we have na very common sa adult, nangyayari din ito sa elementary, high school, college, yung cyber bullying. Mm-hmm. Pag sinabi mong cyber bullying, this is actually through the use of technology. This is now the place where they would be using na para mag-express nila yung emotions nila sa social media, Twitter, sa Facebook. This is very common. So, napaka-broad po. Anong pwedeng mga possibilities na pwede mangyari ang bullying? Ang ating special guest, mga kaibigan, si Ma'am Judith Adina. Siya po ang director ng guidance office ng BCU. Binabati natin na good morning si Dr. Perfecto Lopez. Ayan, nakikinig po siya ngayon. Dr. Lopez, sir, salamat sa wisdom. Whenever I would talk to him, talagang natututo ako, mga kaibigan. Ma'am Adina, commonly, sino po ang nagiging biktima ng bullying? Okay. Sir, before I would go further, correction sir, my position at Baguio Central University is the head of the Guidance Services Office. Ay, okay po, madam. Yes, sir. All right. Now, who are now being bullied? Yung mga weak, ang personality, ang nabubully. Yung mga tough, ang personality. Yung mga cheerleader ang nabubuli. So, yan pala mga frontliners. Yes, sir. Ma'am, may nagpapag-greet po sa inyo si Tatang Edong Carta. Good morning, Sir Paring William Garado. Great program. My regards kay Ma'am Judith Adina. Okay. So, thank you very much, Edong, na hindi mo pa rin ako nakakalimutan kahit matagal na. Okay. Merry Christmas and belated Happy New Year. Ayan, yan pala mga pro na maging biktima ng bullying. Madam, ito napakahalagang question to galing sa ating mga listeners. What are the lasting psychological impacts of bullying sa isang bata? Okay. Now, my dear parents, my dear listeners, masyado pong mabigat ang impact ng bullying, lalong-lalo na sa mga prep school, elementary. Moderate siguro kung hindi masyadong masakit sa high school. Very rare naman sa college. Now, ang impact dito, ito na yung cause ng dropping out from school. Mm-hmm. Mabigat siya na. Another, it will actually affect their academic performances. Nagiging poor na sila. It would result to absenteeism. It would result not wanting to go to school. So, kailangan talaga may safety measures ang school. Yes, sir. Sa mga
pwedeng mabiktima ng bullying. Ano daw po ang short-term effects po ng bullying mismong sa nang bully para sa kanya? Yun nang bully. Now, we have to take into consideration na hindi lang yung biktima ang may problema. Pati yung estudyanteng nambubuli may problema din. Kaya lang, there are times hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. That's the reason na may guidance counselor tayo sa mga respective school para tumulong. However, not all school would actually have their guidance counselor because of financial constraint. Therefore, in all school, may nasabi tayong guidance designate or life coach na pwedeng tumulong sa mga estudyante. Teachers themselves, that are the homeroom advisor themselves, can actually help bullied students at saka yung victim students. So, as a guidance counselor, I would treat the victim as well as the bullied student equally. I have to listen to them. I have to have an open mind and open heart to understand the root cause of their attitude and personality. Kasi kaya sabi ko, may dahilan kung bakit ang isang estudyante ay nagiging bully. Kasi hindi siya napapansin sa pamilya. Kasi mga parents nila, hindi ko nila lahat, karamihan sa kanila, ay OFW. Yes, ma'am. Especially both parents. Hindi lang yun. Especially if both parents are working, wala na silang time sa mga anak nila. So, my dear listeners, as well as parents, you give time to your children. It is not the quantity of time, but it is the quality of time that you will give your children. Ayan, so mga magulang, nakikinig po dyan. Lahat po tayo, meron po tayong responsibility. Madam, eto, napakagandang question po to galing sa ating mga listeners po. Yung healing the victim, how can parents, family, and a school help? Ano mga programs kaya? You're talking about the victim. Opo. Okay. So, actually, we have now the guidance office. However, ang procedure kasi doon, pag ang isang estudyante ay nabully, now, usually, yung teacher, nire-refer niya yan sa student affairs office o disciplinary officer. Yung disciplinary officer would actually, siguro, babase niya yon sa mga manual nila, sa handbook nila, kung anong dapat gagawin. After that, naka-refer yan sa guidance counselor for counseling. Now, after counseling, the guidance counselor, dapat may conference ang parents, yung guidance counselor, student affairs, as well as the administration, kung ano ang dapat gawin. Hindi lang kami nag-work, kasi nga we will not be productive, at saka hindi lang kami, no? If there's a need na hindi ko kaya, kasi may limitasyon din ang kakayanan ko, when it comes to legal matters, pwedeng pagdidiskasan yan, pwedeng makaka-refer yan sa legal matters. But kung kaya, kakayanin namin para hindi naman masyadong mabigat para sa nagbully at sa biktima. So, madam, kunyari sa school setting, how do you handle this particular problem? Okay, so depende yan sa kaso ng bully. Okay? At depende yan sa, like for example, kung binibiro lang niya at very sensitive yung bata. Kasi may mga bata kasi na very sensitive. Especially kung kakaisa ang anak, o kaya kakaisang babae, kakaisang lalaki, o kaya adopted child. Kung hindi pa niya alam na adopted siya, binubuli siya, medyo masakit yun. So therefore, may regular session tayo sa victim. So, and at the same time, i-develop natin yung self-confidence, self-esteem ng victim. How?
Now, we can actually advise the student to join club organization. Give him responsibility para ma-empowered siya. Actually, lahat ng estudyante naman, kung nakikita mo, especially in the elementary, karamihan naman shy. Pero once na nabigyan mo ng responsibility, tapos okay, give praises kung kailangan. Give encouragement. But that is not only the work of the guidance counselor, the teachers, but it's also the work of the parents. Ayan, napakaganda. So, yan pala ang dapat na gawin po natin. Hindi lang parents, mm-hmm. hindi lang school. So, magtulong-tulong po tayo. Madam, yes. binabati po kayo ni Ma'am Jenny Bonifacio. Mm-hmm. Happy New Year, Mr. G and Ma'am Adina ng New Zealand. Okay. So, likewise, Jenny, belated Merry Christmas and Happy New Year. And na-amaze ako at talaga ka lang avid listener ka at watcher ka ng 97.5. Ayan, si Ma'am Shirley Almasan, joining us also. Okay. Yung dating din ng CHTM ng UC. So, my regards to Ma'am Almasan and family. Hope to see you soon. Si Sir Sandro Umangay Iko. Sandro! Sandro, nasa abroad siya. Ayan. Sir Sandro. Sandro, okay. Thank you, and I hope na, kasi I just saw him last time, and right now he's again back abroad. So hope na you would have a longer life and good health so we can see each other. Yeah, binabati natin, good morning, Romualdo Cadap, Leonardo de Guzman, Vinoya, Junior Ortiz Frameshop. Ito, mga kaibigan natin po, special guest, ang ating BCU. Siyempre, guidance counselor po si Madam, expertise pagdating sa mga problema, kabataan, hindi lang kabataan, mga adults lahat, siya pong akin nilalapitan actually. So, napakagaling na resource person si Mama Dina. Ano daw po ang role ng estudyante who are aware of the so-called bullying? Kunyari, nakita nila, Madam, anong nangyari akto na bullying? Anong dapat na gawin ng estudyante? Okay. First and foremost, each and every one of the student should be aware and should be well informed what is bullying all about and what to do. Now, pag may nakita kayong nabubully, do not be afraid to tell the authority. And surely, we will now keep things in confidence for your protection. By the way, there is a difference of telling and tattling. Now, pag telling, meaning to say that you are telling us, the authority or the adult, because you would like to be protected and you would like to extend assistance to the victim. Now, when you talk of tattling, you are now doing these things para naman you would like somebody else to be in trouble. Para bang gossip is an example of tattling, which is not right. So, yan pala yan. Mga estudyante, nakikinig po dyan. Narinig niyo po sa ating guidance counselor expert ng BCU. Ma'am, how to tell when your child is the bully? Kunyari, mismong sa bahay. Mm-hmm. Paano, may mga signs and wonders ba na makikita, may problema sa anak ko, mukha atang nagiging bully ang anak ko. Ano po mga indicators, madam, based on experience? Now, actually, medyo mahirap, especially if kung personality ng anak mo ay shy type, yun ang pagkakilala mo sa kanya. You'll just get to know this through the reports of the teachers, through his friends, kuminsan sinasabi sa'yo. Kuminsan napapansin mo din yan sa school o kaya sa bahay. Kasi sa bahay naman, makikita mo kuminsan kahit na, halimbawa, example lang, natutulog ka. Kung ni-scratch mo yung head mo, yung kapatid mo, scratchin ka niya. So, an example lang ng bully, okay. Sabi mo, talaga nagbubully itong anak ko ito. O kaya, may binigay na pera pang Christmas. Tatlo kayo magkakapatid. Binigay sa'yo. Ayaw mong ibigay yung pera, lulukulukuhin mo pa siya, o bigyan mo ako ng pera, ipapaabot mo pa. Samples na lang yon. Those are signs.
So, however, however, may mga malalim pa, may mga iba malalim ang kulo, kaya hindi mo napapansin. Okay? Okay. Kaya lang dapat maging observant tayo. Dapat nakikipag-coordinate tayo sa guidance counselor, sa advisor. That's the reason na may PT8 meeting tayo, na my dear parents, find time to attend the PTA meeting, find time to discuss your concerns and issue to the advisors of your children. Kasi doon mo makikita na talagang mahal mo yung bata. Kahit na napakasimple, kung kailangan mag-absent ka, mag-absent ka. Now, I can remember vividly way back 1993 when the late Ma'am Corazon Concepcion, the former Executive Vice President, the Administrator of UC, na may anak ako, sabi ko, isa yung anak ko, sabi ko, oh, di ba Christmas party na ngayon ng mga bata? Oh, why are you here? Ma'am, sayang yung oras. Kasi ma'am, hindi mapapalita yung sweldo ko, ma'am. So, sabi niya, kasi she was actually my godmother, inaanak ako sa kasal. You come here, sabi niya. Yes po, ma'am. You know what? I would tell you this. Huwag mong kakalimutan na miminsan lang na lalaki ang anak mo na, hindi mo na siya makadol, hindi ka na pwedeng mag-attend ng meeting. Why don't you attend the meeting? Please attend the meeting. Noong sinabi niyang yon, immediately, nag-attend ako ng meeting and I find happiness and joyfulness sa mukha. Nakikita ko ito sa mukha ng anak ko at mas maganda ang bonding ng family. So my dear parents, as a parent advocator, I would advise you na minsan lang ito sa buhay, very rare naman ang meeting, please attend the activities of your children. Ilaan nyo yung bakasyon nyo para sa kanila. Yan, mga kaibigan, natin pong special radio resource speaker para sa usapang bullying. Ayon sa psychological findings, ang ating Business Guidance Office Counselor, Ma'am Judith Adina. Madam, oh, nakikinig po ngayon ang Ortiz Frame Shop. Yan, good morning po, Cynthia Carandang. Ang ating Baguio Tourism Officer, Sir Aloysius Calma Mapalo. Yan. So, thank you, sir, for watching. So, I really miss the company of Sir Mapalo. Good morning po. Magaling po yan. Si Engineer Mapalo. Janice Akia Rexon, good morning. Arman Leo ng Australia. Yan, binabati natin. Dati po siyang taga-UC. Eto, madam. What can a parent do pag yung mismo yung anak niya ay nabubuli? Okay. Ibang sitwasyon naman. Pag mismong anak mo ay nabubuli, now this is a serious problem and this should not be taken for granted. Find time to be with your kid. Develop open communication with your kid so that anything na nangyayari sa buhay nila, hindi sila natatakot. So, why did I say that? There are times kung nakagat yung anak mo ng aso, ang sasabihin ng nanay, I'm sorry for the word, katangahan mo yan eh. Yan, wala kang ginagawa kundi ganyan. Kaya nakakagat ka ng aso. Now, if that would be our attitude, the next time na mabully yung anak natin, takot na siyang magsasalita. So, the best thing na gagawin natin dito, nakikinig tayo sa mga sinasabi ng mga anak natin. Walang pwede nilang pagsabihan kundi tayo, lalo na kung may open communication. After na nakinig ka, then analyze mo kung sino ang may kasalanan kung bakit nabully yung anak mo. Now, kung kasalanan man ang anak mo o kasalanan na nagbully, then report this to the school authority, particularly to the guidance counselor. Then the guidance counselor will now call a conference with the principal, with the advisor, so with the parents,
para makita nila. Now, because of this, this will now be the springboard para gagawa sila ng programa nila para sa bullying. Now, as a matter of fact, very active ang DepEd. Active in the sense na lahat ng eskwelahan, binibigyan nila ng template na isusulat kung ilan na ba ang nabully, ano bang action ang ginagawa. This is actually done in the elementary, junior high, and high school. Very rare that happened naman sa college where I belong. Ayan ho pala ang setup po, no? So, kung anak niyo ay nabully, diretso na sa guidance. Paano naman, madam, reverse situation? Paano naman kunyari yung anak? Sorry, sir. Pwedeng diretso sa guidance for assistance kung wala silang Student Affairs Office. Yun, OSAS. Okay, sir. Kaya lang, kaya sabi kong guidance kasi pag nasa elementary, wala naman usually ang student, yung SAW. However, may mga eskwelahan kasi, sir, na may year level na disciplinary officer. Yes, ma'am. May mga iba naman na disciplinary officer kung may budget sila. Pag ganun, kasi on disciplinary action kasi ito, kaya immediately for the SAW or disciplinary officer, then we coordinate to one another for possible assistance. Kasi pag hindi ho inaksyonan ito, kawawa yung bata. It would result na hindi napapasok yung bata. At ano mangyayari sa bata? Ano magiging future ng bata? Kawawa naman po, eh, no? Yes, sir. Madam, binabati natin, good morning, si Sir Engineer Tandingan. Yan, nakikinig po siya ngayon ng UC. Johnny. Yeah. Sir Johnny, kumusta na po and good morning. Ayan, idol natin yan eh. Napakabait. Madam, meron dito. Kinukuha po ang inyong opinion. Ayan, ano po daw po ang inyong opinion? Bullying in schools and its relation to parenting and family life. Mm-hmm. Ano daw po ang relationship ng dalawa? Bullying in school. Ayan, bullying in schools and its relation to parenting and family life. All right. Now, when you talk of bullying, nobody is exempted. Anybody can be bullied. Therefore, as a parent, as a guardian, we should be monitoring the activities of our children, even at home. Sa paggamit lang nila ng television, dapat yung mga games nila, mga COC nila, mga Diablo, mga ganun, lalo na may mga PS4 na tayo, yes, even ma'am. Though na that expensive 17,000 with the 2,000 yung mga materials niya binibili ng parent. Now, do you know na yung mga activity niyan kung pwede ibabawal? Not unless you will now be at the side of your children na para bang parental guidance, parang ganon. So, nag-uumpisa kasi yung parental guidance sa atin. Kaya, monitoring para yung development ng personality ng bata, hindi nagbubuli. Kaya lang, minsan kahit na na-develop na yung bata, pwede din siya magbuli . Pwede siya magbuli kasi nga, okay yung bata. Pag binuli siya, later on, gaganti din siya, magbubuli din siya. Kaya it's a chained reaction. So, ang dapat na matulungan dito, hindi lang po yung naging biktima? Yes, sir. Pati yung nang bubuli. Kaya sabi ko nga, sir, hindi lang yung naging biktima, pati yung nagbubuli. Kasi ang napapansin lang mo natin, sir, is yung wala, pag natulungan na natin yung nang bubuli, mali-lessened yung yes, magbubuli. Ma'am. So, ang gagawin natin, kagaya ng sa guidance and counseling, kung may problema, hanapin mo yung root cause. Yung root cause niya, yun ang dapat mong agapan. So, madam, eto, merong magandang katanungan dito about bullying. Paano naman po, kunyari, isang parent, yung patas siya sa kanyang mga anak, pwede niya bang i-report din mismo diretso sa kung may guidance office o OSAS man yan, yung tungkol sa anak niya mismo na nambubuli? May mga case ba kayong na ganun nangyari?
mismo yung parent ng yung kanyang anak ang dadali niya sa guidance para matulungan. Possible yun, sir. Possible yun. Then I would appreciate very much kung positive ang attitude ng parents. Kasi yung parents concerned sa development and future ng bata. Kaya siya mismo ang dudulog sa guidance counselor. So we will work out together. After that, kakausapin ko yung bata for counseling session. However, now hindi basta-bastang kakausapin direct to the point. Dapat babarkadahin ko muna yung bata. I have to establish my rapport. Pag na-establish ko yung rapport, nagtiwala na yung bata, little by little, saka ko i-insert. Kasi pag direct to the point, baka yung bata, sasabihin niya, nile-level ko na siya. So, I should not be labeling a child bully. Once you label a child bully, the child, kasi pag bully, we are talking about behavior. And behavior can be changed. So, therefore, it is not good to label or identify a person. If you need respect, if you would like to be treated well, treat also these children well. Galing, no? So we need to restore ang mismong nambubuli. Yes, sir. So kanina, madam, nabanggit niyo may root cause talaga, no? Pamilya, exposure sa mga kaibigan. Mm-hmm. So isang bata, although may decision siya, meron pa rin talagang behind the scenes na ang isang bata ay bakit magiging bully. So, dalawang tutulungan po, no? Yes, sir. Yung biktima, yes, at mismong yung aggressor. Pero karamihan sa atin, ang tinitignan natin is yung aggressor. Biktima. Ah, yes, pero paano naman, sir, yung bully? Kasi yung bully, kailangan din niyang tulong. Para ma-erase natin yung mga problema na bibiktima, di kunin natin yung root cause. Yes, pag naalis natin yung root cause, medyo magandaan na nakatulong na tayo sa pamilya, nakatulong na tayo sa eskwelahan, sa guidance counselor, nakatulong na rin tayo sa estudyante. So, my future yung bata. Ayan, galing. So, patas na patas. Yes, sir. Ayan. Madam, based sa psychological findings po, ayan, madali ho bang ma-restore ang isang bully? Madaling, pag nagbago isang bully, ano magiging blessing para sa society? Of course, magle-lesser ang criminal cases. Kasi ano yung mga criminal cases? Yung mga nagbubulik yung minsan, sira din yung gumagawa ng masasama, nakakapatay. Kasi nga, tendency is, bully din ako, ina-identify akong bully. Wala din silang tiwala sa akin. Eh di, panindigan ko na lang. Whereas, kung sasabihin mo naman na may chances, like for example, may mga cases na yung peer facilitator, for example. One time, pumunta kami sa inmate sa Baguio Central University. May programa kami ng peer facilitator. Nagbigay kami ng group dynamics para aliwin ang mga inmates. Noon lumabas sila, nakita namin sa labas, parang na-empowered sila. Nagkatiwala sila sa sarili nila. Kaysa yung porke may kasalanan na yung tao forever. Kung ang Diyos ay makakapagpatawad sa anumang bagay, ikaw pa kaya na tao? So, kailangan po ng rehabilitation. Anyway, yes, meron sir po tayong mga concern agencies, no? Ito galing kay Dr. Perfecto Lopez. A bully is a victim of unfavorable circumstances in his environment, mm-hmm, at home, mm-hmm, neighborhood, and mm-hmm school. Mm-hmm. Yes, sir. That's true. Yan. Kasi sa ang bully naman, sir, it's not only in the school, even in the workplace, mayroon din yan. Kahit na sa bahay, sir, talaga that's true, nabubully. Kaya lang yung mga iba, they would not accept it as bully. Pero kung napapansin mo, kung minsan, sir, sasabi mo, ayan, yung kapatid ko yan, taba-taba kasi. Di ba, sir, bully na yon. That's verbal bullying. So, madam, kailangan pala ng education, no? Mismong sa school, kung hindi kaya sa bahay mismo, mismong yung sa school magbibigay ng education about bullying. Mm-hmm. Madam, anong mga programa ang nakikita nyo para sa mga schools para sa no to bullying? Actually, sir, sa Baguio Central University, ang topic na bullying is included sa orientation namin.
for freshmen students at saka sa transferees as well as in the senior high, junior high, and elementary. Kasi kung minsan, sir, hindi lang sa school setup, I would also recommend that the barangay official would come up with a program. Para naman, para there is a chain reaction na hindi lang mga professional, mga estudyante, but there is what you call information dissemination to the grassroots. Yan, galing daw. So, madam, ang inyong scope ay hindi lang mismo sa loob ng school, na mismong ilabas. Mm-hmm. Yes, sir. Ang education, ang information dissemination, yes, na to. Binabati natin na good morning sa Ma'am Emily Floresca De Luna. Ang ganda. Emil Peredo, si Fanny Bird. Yan, ang ating magaling na wedding MC at magaling na broadcaster sa Vigan at sa Baguio City. Okay. So, sir, may itatanong ko pa, sir. Ayan, ma'am. Maraming salamat, madam. Sa inyong naibahagi po. Usapang bullying po tayo based ayon sa psychological findings. Yan. May mensahe ba kayo, Ma'am Judith Adina, para sa ating mga tagapakinig po ngayon? Sir, I would like to take this opportunity to give or disseminate information that Baguio Central University enrollment is going on until next week. It might even extend. Now, for Baguio Central University, I would say congratulations to our board passers in the field of engineering, nursing, at saka criminology, as well as actually education. For the information of the community, we belong to a small school. Small, but I would say that we are already growing up in the sense that our teachers would come from different universities, St. Louis, UB, BSU, UC, and at the same time, the most of them are doctorate degree holder and masteral degree holder. If you are looking for a school that is quality school with masteral degree ang mga teachers niya and affordable, I invite you to study at Baguio Central University. Most of our principals, teachers in the city of Baguio as well in La Union, Pangasinan, and other places would take their masteral degree at Baguio or at the same time doctorate degree at Baguio Central University because it's actually affordable. If I'm not mistaken, ang tuition fee lang po, it would range from 12,000 to 15,000 ang masteral degree holder. Ayaw ba niyong matapos ang master niyo na ganun lang kahalaga as well as mga undergrad with 120 to 140,000 tapos na po ang 4-year course niyo sa Baguio Central University. So welcome guys sa Baguio Central University. Maraming salamat po, sir. Madam, ito. Madam Emily Floresca De Luna, saying hello to you. Ang gwapo daw ng nasa likod nyo. Ma'am, artistahin si Attorney Ron Perez. Ayan, Michael so, Kevin. Good morning din, ma'am. Ayan, ito po yung sa accounting po, ano? Uh-huh. Ayan, si Michael Kevin Minor Garcia. Good morning, RK Fianza. Ayan, isa picture kasi sa likod nyo, madam, si Attorney Ron Perez at kayo po yung nasa kabila. Ayan, ang ating BCU Guidance Office Counselor. So, ma'am, maraming salamat. Thank you very much, sir. Ano pong mensahe nyo po sa mga nakakaranas ng bullying po ngayon? Okay. Yung mga nakakaranas ng bullying, I would like you to be strong and fight bullying. Don't be afraid to report this to the authority, and your guidance counselor as well is more than willing to help you out. Ayan, madam, ano naman po mensahe nyo sa mga may tendency na mambully? Yung mga may tendency na mambully,
I would say na magbago na kayo kasi 2019 na ngayon at mahirap makarma. Ayan, tama po yan. Mga kaibigan, isang malakas na palapak ang ating dekalibreng BCU Guidance Office Counselor, ang napakabait at napaka-accessible anytime po, si Ma'am Judith Adina. Ayan. Madam, in behalf of the station, alam niyo yung topic na ito napakahalaga. Maraming salamat po. Thank you din po, sir. Mga kaibigan, Madam Adina, ang ating next na guest po ngayon, siya po ay Zen Instructor. Pag-usapan po namin ang Strong by Zumba. Matindi to. So, ma'am, happy panagbenga. Malapit na po. No? Okay. Pakibati po natin ang mga bossing po sa BCU. Nakikinig po sila ngayon. So, I would like to greet the following personnel at Baguio Central University. Good morning po kay Ma'am Abigail, the Vice President for Finance, kay Sir Perfecto Lopez, the VP for Admin, and Ma'am Dunaal, the VP for Academics, the First Gentleman, Sir Oscar Rillera, Ma'am Margarita Cecilda Rillera and family, the different deans of the university, the non-teaching staff of Baguio Central University, students, the maintenance group, as well as my friends and students who will now be enrolling at Baguio Central University, good morning and welcome. Yan, mga kaibigan. Salamat po. Palakpakan po natin si Ma'am Judith Adina. Madam, salamat, madam. Thank you. Magbabalik po tayo para sa ating last guest na si Zin Gallardo. Tutuklan po sa Cool 97.5. Broadcasting live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5. The only Christian hit radio station city giving the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. How deep, how wide the precious love of Jesus is for you, for me, there'll always be love. No sin, no shame, no storm could ever separate us from the one who gave his life for us. I may not the mystery, the measure of your plan, but I will give my all, yes, I will give my all to you. Now to Jesus, Jesus who is able to do more than we could ever ask or imagine.
doctor says we're out of options when the one you love walks out the door. When the money's low, but those bills keep coming, and it's hard to have faith in the storm. When the world says you don't have what it takes, just stand your feet right in the face and say, I believe my God. And pull me through. I am yours, and you are faithful. No matter where I am, I'm in your hands, and I will stand against the odds, against the odds, against the odds, against the odds. Why should I fear? Why should I worry when the walls cave in? Those waters rise. This is for my good, and this is for your glory. So I will lay it down, and I will lift my eyes. When the war keeps raging on and on, I will rest, 'cause it's already won. And I believe my God is able to make and pull me through. I am yours, and you are faithful. No matter where I am, I'm in your hands, and I will stand against the odds, against the odds. 'Cause you took all my brokenness, you carried it to the cross, you died and you rose again, against the odds. This is for my good, and this is for your glory. So I will lay it down, and I will lift my eyes. 'Cause I believe my God is able to make any mountain move, to reach and pull me through. I am yours, and you are faithful. No matter where I am, I'm in your hands, and I will stand against the odds, 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 against the odds. Only the coolest music on the planet, right here on Cool 97.5. Bakit kaya? Bakit ka naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkaganyan. Lumulutang, nasasayang ang iyong buhay. At ang ibig mo, buhay ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang naduduwag, nawawala ng pag-asa, at iniisip na natutuwa.
Good morning, Baguio City. There goes a requested song. Requested by... We're saying hello going out to Ellen Nangis Fernandez of Kuala Lumpur, Malaysia. Good morning. And to the guests, syempre, mukhang artistahin mga kaibigan. Zin Clarie para sa Usapang Strong by Zumba. Also, good morning to Angel Magin. Kumusta na? Prox Tattoo. Enzo Del Campo. Good morning. Constancia Ano Kimili Pasqua joining us today. Mga kaibigan, ang ating mong special guest po ngayon para sa Usapang Strong by Zumba, we're talking about Zinclair. Zinclair, good morning! Yan, kumusta na kayo, madam? Sir, okay lang naman po. Ayan, alam niyo ba, ang topic po natin ngayon, Strong by Zumba, pag-usapan po natin ang background ng ating special guest po ngayon. You know, I had it documented actually. Madam, kayo po ay isang Zumba instructor. License po kayo? Zing po kayo? Yes. Way back in college, you know, you were a graduate of education, major in preschool. Tama first ba? Course. First course. Then you took up nursing, yes, sa University of Baguio. Opo. Ayan. At ngayon naman po kayo ay Zumba instructor. Yes, sir. Meron pong tanong dito, mas saan kayo nag-enjoy? Sa pagtuturo? Dati sa preschool o sa elementary, sa college ba yan, o sa pagtuturo ng Zumba? Sa pagtuturo po ngayon. Bakit naman? Mas fulfilling po para sa akin na madami akong natutulungan sa mga fitness goals nila. So, ito na mismo ang inyong passion about Ako. Zumba. Ang galing. Madam, ang topic po natin ay Strong by Strong Zumba. By Zumba. When was the last time you taught in a school setting? Yung mga tipo na kaharap niyo, mga estudyante talaga. Estudyante. Last na nagturo ako sa mga ano po, yung mga nagtitrain for police. Okay. Sa teacher's camp. Ako, last. So, while you were teaching, anong tinuro niyo po doon, madam? Sir, ano, Strong by Zumba po. Ah, Strong by Zumba. Strong to by talagang Zumba po tayo ngayon, no? Ako, Strong by Zumba. Sa mismong preschool. Ang tinapos nyo, education eh. Okay po.
Matagal na po sir, eh, parang mga 15 years ago. 15 years ago, mga ano po, tinuruan ko po elementary. Elementary? Ano po, sa Mount Carmel po noon. Wow. Ma'am Mendoza, mahirap magturo ng elementary. Ang mga magagaling na teachers, madam, in my own opinion, yung mga teachers ng preschool, ng elementary, saka ng high school. Kasi dyan yung molding years ng mga bata. At yun ang training na meron po kayo. Kumbaga, you are a teacher. And being a teacher, dinala nyo sa pagtuturo ng Strong by Zumba. Ano pong complete name nyo, madam? We call you Zine Clarie. What's your complete name? Sir Clarie Shell Gallardo po. Gallardo, so you belong to the Gallardo family. Okay. So how did you meet Zumba? Paano nagkaroon ng transition po dito? Zumba, fan na po ako dati ng Zumba. So lagi akong nagjo-join sa mga Zumba classes, sa mga gym. And then nung parang na feel ko na parang gusto ko rin yatang magturo. Although before pa po noon, nakita ko yung parang commercial about Strong by Zumba. Strong by Zumba. And yun po yung ano, yung parang yun yung goal ko na ituro nun, Strong by Zumba, dito sa Baguio. Kasi wala pa po masyadong nagtuturo. And before ka magpa-license for Strong by Zumba, dapat po Zumba instructor ka muna noon. So yun po yung ginawa ko. Nagpa-license po muna ako for Zumba. And then next step po is Strong by Zumba na. You're totally correct, madam. First time ko naririnig yan eh, about yung Strong by Zumba. Opo. So, kailan ba nag-start sa Baguio ang Strong by Zumba? Sir, may ano na po ako. Mag-2 years na po ako di sa Strong by Zumba. So, 2 years na po na nag-teach. Madam, you're a blessing. Mga kaibigan, sa mga kaibigan po natin nakikinig po ngayon na gustong itry ang Strong by Zumba, ang ating resource speaker po ngayon, napakaganda, mukhang beauty queen, wow, mga artista, Zin Clarie Chel Gallardo, ang ating licensed Zumba instructor. Madam, first and foremost, what is Strong by Zumba? Sir, Strong by Zumba is combination of high intensity interval training. Ang kaibahan po niya sa ibang heat training or heat class, ito po ay naka-sync sa moves, naka-sync po sa music. So may music, may special music po provided by Strong by Zumba para sa lahat ng galaw or movements ng workout, may parang sound effects po siya. Wow, bonggesus, no? Kunyari, so parang kahit napapagod ka na sir, hindi mo ma-feel kasi nandun yung music para i-push ka. Can you give one example ng song na ginagamit mo sa pagtuturo ng Strong by Zumba? Sir, actually, ano? Gusto niyo pong marinig? Ayan, sige. Ikon nga natin. Ilapit natin sa mikropono. Okay, tingnan natin yan. Ayan, mga kaibigan. Zin Clarie Chel Gallardo. Siya pa graduate ng BED, major in preschool. Graduate din ng BS nursing. But she chose to be teaching Strong by Zumba. So, ang kanyang background sa pagtuturo sa school setting ay is a blessing. Yan. So, ito po. Ayan, singa, madam. Wait. Oops, wait. Ah. So, pwede ba na tayo magbigay ng konting demo? Pwede ba yun? Konting gano'n? Paano? Paano ba yan? Ano po, sir? Singa? Yung moves dyan, more on punching. So, kunyari, madam, pwede kang makakuha ng sample ng punching-punching na yan. Ayan, paano ba yan? Punch-punch lang po, punch. Hindi kailangan perfect, lalo na para sa mga beginners or first-timers. So, andun po para ma-develop yung mga moves po natin. So, punching. Madam, pwede kang makita paano punching-punching na yan. Oh, yan, konting punching-punching na Zin Clarie Chel Gallardo. Wait. Sige nga, ayan. Punch. So, ganyan. On guard, then punch. Ah, tapos may kasabay ng music. Yes, sir. Anong pwede madala pagdating sa kalusugan ng ganyang klaseng exercise? Tingin nyo. Kunyari, siyempre, yung coordination natin, no? Yung mga veins natin. Opo. Coordination, and magiging alert tayo sa bawat galaw. Kahit ma-apply din po natin to sa everyday, eh. Kasi pag parang mas lalo kang gaganahan gumalaw pag may exercise. Yan pala yan. So, napaka-interesting. Madam, ano po ang kaibahan sa Zumba dance fitness? Yung common, no? Napaka-common, no?
Anong kaibahan niya sa Strong by Zumba? So, ang difference po ng Zumba sa Strong by Zumba, so, dance-based po ang Zumba. So, more on sayaw, Latin-inspired songs po yung gamit kadalasan. Sa Strong by Zumba po, more on circuit training yung mga movements po. So, meron po tayong push-ups, burpees, jumping jacks, ano pa, may plank, mga ganun po. So, hindi po siya sayaw. Walang kembot. So, walang kembot? walang kembot? Walang kembot po. Ah, kakaiba ah. So, opo. So, maliban sa kamay, madam, ano pa po pwede niyong gamitin maliban sa kamay? Yung paa ginagamit din ba dyan? Yes, sir. Actually, whole body po yung ginagamit po dyan. So, yung na-workout po natin, as in complete, total body workout po siya. Ay, madam, meron ditong sa aking phone na para sa inyo. Sir, pwede ho bang makahingi ng konting demo kay Zin Clarie ng Strong by Zumba? Pwede ba natin na konting tayo ng konti, madam? Pwede ba yon? Na konting demo, pwede? Sige nga, tingnan nga natin. Ano po, makikita pa po ba? Oh, yes ma'am, makikita po kayo. Ayan, tingnan nyo lang dito, madam, sa kwan ha. Ayan, eto magiging background nyo ngayon. Ayan, sige nga. Ayan, eto live po ito mga kaibigan, ha? Usapang Strong by Zumba, Zin Clarie, bibigyan po tayo ng actual na demo. Ayan, okay. So, ipapakita ko po ang, ano po, tuck jump. Okay. Kasi yung push out, kaso hindi makikita. Sige, jumping jacks. Jumping jack. Tuck jump na lang po. Ayan. Tuck jump, ganito po ang tuck jump. So, yan ang top jump. Ah, okay. Opo, yun po. Ganun po yung top jump. Ano pa po? Ayan, ano pa pong kwan? Oh, punch. Ito, punch. Oh, ang galing, no? Punch. Ganyan pala yan, ano? Yes, sir. Ah. Uppercut din. Uppercut. Yung uppercut, paano yun? Yung outfit ko. Nasira. Uppercut. Ah, okay. Oh, yan yung punching. Opo, punching. Meron din mga leg lifts, side to side. Ah, meron din bang... Lahat po gumagayaw. Ah, okay. Meron din bang kicking? Paano yung kicking naman? Oh. Kicking. Kick. Wait, ganyan. Front kick. Front kick. Ah, okay. Front kick. May kick back. Galing. You know, this one is so interesting. Wala pong kekembot dun sa... Ay, walang kembot yan. So, hindi siya talagang typical dance fitness, ano? Mga kaibigan, kailangan ng palakpak para kay Zin Clarie para sa usapang Strong by Zumba. Eto, nagkakaroon na ako ng idea. Yes, madam, merong tanong dito. Yung Strong by Zumba, para lang ba sa mga babae yan? Sir, hindi po. Pwede rin po siya sa lalaki. Actually, madami po ako mga students na lalaki na rin eh. Ah! Kasi, yes, sir. Kasi yung mga iba na medyo nalulungkot mag-workout mag-isa, gusto ng group class and ayaw masyado ng sayaw-sayaw. So, eto po, perfect sa kanila. Yan. Maganda. Eto yung introduction ng Strong by Zumba. Bakit po malakas ang appeal po yan ng Strong by Zumba para sa mga lalaki at babae? Sir, kasi nakikita po yung results, sir. May super effective po yung workout na to pagdating sa katawan po natin. Commonly, how long, based madam sa monitoring nyo, how long yung resulta? At ano mga possible na magiging resulta sa katawan ng isang tao? Sir, lagi ko po sinasabi sa mga estudyante ko, kung gusto nila ng resulta, dapat consistent po sila. Kasi hindi pwedeng lulubog lilitaw, di ba, Miss D? So, nakatingin ka, Miss D. So, pagdating sa workout, madam, how frequent, kunyari weekly, at ilang oras dapat? Sir, again, depende rin po yan sa needs ng katawan and hanggang saan ang kaya. Kung mga beginners po, I suggest po na itry nila 3 times a week. 3 times a week? Opo. 1 hour per session ba yan? 1 hour per session po. And kung gusto naman nila na kung nakukulangan pa po sila doon, pwede naman po idagdagan kasi I have everyday classes naman po, pwede nilang salihan. Eto madam, meron dito nagtatanong, saan daw po kayo po pwedeng mahanap at anong oras para magpaturo po ng Strong by Zumba? Okay.
Okay po, babasahin ko po yung schedule ko. Wow, busy! So, tomorrow po, ayan, sa mga nagbabalik loob for 2019, please join my class. Nagbabalik loob. Meron po akong class. Nagtuturo po ako, sir, sa ano, sa gym, mga different gyms po dito sa Baguio. Saan mga gyms po? Sir, I have classes po sa Anytime Fitness, Rizal, and Leonard Wood na branch po. And sa Fitness Edge Baguio, SM Baguio. And sa body base din po, sir. Anong, madam, meron ba kayong fixed na schedules dyan? Yes po. Ano po mga schedules nyo po? For Anytime Fitness Rizal po, 8 a.m. and Thursday, 8 a.m. po. For Leonard Wood branch po, I have Friday, 8 a.m. and Monday, 6 p.m. Tapos sa SM po, Friday every 5:30. Fitness Edge Baguio, Friday every 5:30 a.m. And sa body base po, dun po yung marami. Kasi dun po kadalasan yung mga mommies na naghahatid ng anak, tapos walang ibang mapuntahan, pupunta sila dun para mag-workout. Mm. So meron po every Monday, 2 to 3 p.m. Monday, Wednesday, 2 to 3 p.m. Tapos Tuesday, Thursday, Friday, 9:30 to 10:30 a.m. po. May Saturday class din, sir. Pero tomorrow, dadagdagan ko po ng 9:30 a.m. ang body base. Hindi talaga kayo busy, no? Ito, madam, may nagtatanong po. What do I need to wear? Yan, para maka-join sa Strong by Zumba po ninyo. Sir, anything na comfortable for workout, yung hindi mapupunit agad, hindi rin kailangan branded, basta ano, practical. Basta po, tama, kahit anything na comfortable, pwedeng t-shirt, shorts, leggings, anything na stretchable din po para mas comfortable gumalaw. Ah, yung pala yun eh, no? Yes. At madam, how long is Strong by Zumba class? Sir, one Strong by Zumba class is 1 hour po. Included na po doon ang warm-up with cool-down. Pag sinabi mong warm-up at cool-down, anong pagkakaiba po nito? So, warm-up po is, i-warm-up pa lang yung muscles natin. Pre-prepare po natin para sa mga moves na gagawin sa kalagitnaan ng class. And then, cooling down parang pre-prepare na po natin na i-end yung workout. So, madam, sa pag-play ba ng music na ginagamit, may pagkakaiba ba yung tempo, yung bilis pag warm up saka sa cool down? Sir, meron din po, meron. Usually ang warm up saktong beat lang po. Yung sa cool down dun po na ano, mabagal. Mabagal siya. Stretching na po tayo ng muscles. So, bakit kailangan mag-cool down? Hindi yung tipo na Zumba pagkatapos alis na wala ng cool down. So, kailangan po mag-cool down para maiwasan po natin yung mag-cramps. Yun yung maniningas yung muscles natin. At ba't kailangan naman ng warm-up? Yun po, kailangan po ng warm-up para ma-prepare yung muscles natin sa mga movements na gagawin sa class. Hindi yung biglang i-execute na lang yung mga workouts without doing the warm-up. Yan ang kagandahan. Mga kaibigan, sa mga gusto mag-zumba, so may proseso po, ano? Okay. Hindi zumba ng zumba na lang. Madam, marami nanonood sa inyo. Ellen Angus Fernandez in Kuala Lumpur, Malaysia. Angel Magin, Prox Tatu, Enzo Del Campo, Constancia Ano, Kimberly Pascua, Ebesaw Igorot, Jonaline Pagada. Madam, pakibati po. Isa-isa nga natin, madam, ang inyong mga gyms dyan. Pakibati po sila. Yan, una muna sa body base. Yung mga taga-body base, pakibati po. Pinabati ko po yung mga students ko po sa body base. See you tomorrow, 9:30 a.m. Wow! Opo. And binabati ko rin po yung mga taga Anytime Fitness, Rizal, and Leonard Wood. And sa ano rin po, sa Fitness Edge Baguio, SM Baguio po. Hello everybody. Ayan. Yung sa kon pa, meron pa mga iba? May iba pa ba? May iba ba mga gyms na inyong pinagtuturuan? Pwede mabati? Wala na po yata. Ayan. Okay. Eto madam, salamat sa listeners sa nagbigay ng question kanina. Yan. She showed us ang ating Zina
dito po mga kaibigan, Zine Clarie, mga different moves in Strong by Zumba. Ito, matinding question to. Sir, pakitanong, can I bring my grandma and my young daughter to do Strong by Zumba too? Po pwede ba? Yes, sir. Pwede po kasi... Kunyari 70 years old yung grandma. Po pwede pa ba? Yung oldest ko po na ano na... na student is 70 plus po siya. 70 plus? Yes, 70 bata plus. Bata pa? May batang bata. And nakakaya niya po yan. Full class po yan. Tinatapos po niya. Kasi yung mga dinemo ko po kanina, like push ay jump, tuck jump, ganun. Hindi po kailangan ni execute kasi meron po mga modifications sa movements. So, ang Strong by Zumba is para sa lahat po yan. Lahat ng body types, lahat ng age, pwede po. So, kung tumatalon-talon at may problema ka sa tuhod, hindi mo po kailangan i-execute yun lahat. Pwedeng side tap lang. May mga variations po akong papakita sa class po. Ayan. So, hindi naman kailangan talaga na magaling kang sumayaw, no? Yes, hindi po, sir. Hindi po kailangan magaling ka na pagpapasok sa class ko. Kahit wala kang experience sa gym, wala kang experience sa any kind of workout, pwedeng-pwede po yan. Ma'am, commonly, anong mga age brackets po ng inyong mga estudyante na tinuturuan? May ano po ako, may mga students po ako as young as 15, as old as 70 plus. Pero kadalasan po na mga nagjo-join sa class ko nasa 20 to 40s po sila. Yun po yung mismo. At ilang taon na po kayo nagtuturo ng Strong by Zumba? Mag-to 2 years na po, sir, this coming March. Wow! Yay. Congratulations, no? Madam, anong inyong motivation sa pagtuturo ng Strong by Zumba? Motivation ko po is yung mga students ko po na natutulungan. Okay. Meron bang memorable student or experience na naturuan nyo? Anong pwedeng pakikuha ng comparison ng before and after? Nakakatuwa po yung mga students ko na nakikita ko sila nag-i-improve. Kasi pag may mga iba po yung papasok sila sa class, as in wala po talagang, wala silang self-confidence, hindi marunong mag-push up, or hindi nahihiyang gumalaw. And then, pag tumagal-tagal na po sila sa class ko, nagugulat na lang ako kaya na nila i-execute yung mga push-ups, confident na sila sa sarili nila, tapos magsisend pa po sila ng mga pictures nila sa akin, messenger, yung before and after nila. Tapos, kaya minsan magugulat ako, ang daming mga nagsisend na ng pictures na, eto ako before, eto na ako ngayon. Pero hindi ko na po pinupost, para sa akin na lang. Eto, madam, galing sa aking phone. Ilang push-ups po ang po pwede niyong gawin? Ako po. Dahil sa Strong by Zumba. Sa... Madre-derecho, ha? Dire-derecho. Mga ilan ng... How many are you capable of doing? Kasi for every... Ako hanggang pito lang ako, ha? To be honest, hanggang pito lang. Hanggang pito. Kasi may push-up challenge po kami, eh. May push-up challenge po akong nilalagay. May isang part dun sa Strong by Zumba na may push-up challenge po. Ilan ba yun? 1, 2, siguro more than 16 po yun. Karabi, hindi ko kaya ata yan. Ang galing mga pumibigay na ako. No? So, pero kaya nyo yun, sir. Practice lang. Ay, practice lang. Madam, yung background niyo as a teacher, ngayon nasa Zumba kayo, anong mga variation, anong nadadala niyo sa pagtuturo na nagiging epektibo? As a teacher, you know, you are a trained teacher. Opo. Meron nag-comment po rito, ang mga magagaling actually na magturo, kunyari ng Zumba, ay mismong yung may background na education. Bakit kaya? Sir, kasi parang as a teacher, parang sensitive ka sa needs ng students mo. Parang mas aware ka, mas nakikita mo personally na mo-monitor mo yung improvement po nila. So, parang hindi ko po alam eh. Basta pag nakikita ko yung estudyante ko, nafe-feel ko kung ano yung kailangan nila. Kung yung time na yon kailangan nilang tutukan ko sila, kailangan ko silang i-push, kailangan lapitan ko sila para sabihin na, go, kaya mo yan. So, I think yun po yung kaibahan ko.
So talagang teacher ka pa rin, madam, teacher, eh, no? Ka din. Teacher ka pa rin talaga. So madam, do you design your own program na itinuturo mo sa yung estudyante, yung tungkol sa Strong by Zumba? Sir, yung Strong by Zumba class po is provided po mismo yan ng Strong by Zumba. So merong modules, so, merong yes syllabus po, na sinusunod. Po. May sinusunod po kami. So every month po yan may mga new quadrants or new routines po na ituturo namin sa mga students. So hindi to bara-bara lang tipo na zumba-zumba, sir, no? Hindi. So meron kayong sinusunod na talagang tested na. Opo, hindi po. May sinusunod talaga siya na kami na parang formula or routine para ituro. Galing, no? Kailangan makuha natin yan, madam. May pakita na may music minsan, no? Yes, sir. Madam Mendoza, magkukantay minsan, organized na talagang live talaga with music, no? Ang ating high caliber mga kaibigan na experience na Zine instructors ng Strong by Zumba, Zine Clarie. Madam, we're gonna take a short break. Sa mga katanungan po, ipadala po sa Facebook. At nandito po, samantalahin po natin ang presence po ni Zine Clarie sa usapang Strong by Zumba sa Cool 97.5, the only Christian radio station here in Baguio City. I Love Baguio with Mr. G on your radio, a radio talk show aiming to highlight inspiring Baguio stories, important matters in our surroundings, and encouragement from our radio guests based on their line of expertise. Get inspired, get motivated, and get updated. Listen to I Love Baguio on Cool 97.5, your maximum Christian music authority in Baguio City. Broadcasting live from number 43, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5, the only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. Well, we're saying happy, happy lunchtime to all of you. 2 minutes after lunchtime on Cool 97.5,
the only Christian radio station here in Baguio City. Kasama niyo po si Mr. G at syempre ang ating high caliber na Zin instructress ng Strong by Zumba, Zin Clarie. Zin Clarie, can I ask for a favor? Ma'am Zin, kayo ngayon ang magiging announcer, ha? Kayo ang magbibigay ng questions para kay Ma'am D.N. Faith Mendoza. Si Ma'am D.N. po, mga kaibigan, siya po ay isang magaling na teacher ng senior high ng UC. Ayan. So, you're going to be the announcer, Zin Clarie. Yeah. Parang spot reporting, you know. So, take it away, Zin Clarie. Yes. Yes. Hello. So, ikwento mo na lang sa mga listeners natin yung experience mo sa Strong by Zumba. So ako kasi 2015 talagang, 2014 actually, I lost a lot of weight. Tapos I got pregnant and then when I gave birth, yung postpartum weight, yun yung gusto ko talagang i-lose noon. And noong 2014 na nag-lose ako ng weight, Zumba lang ginagawa ko, yung regular dance, ganyan. So ngayon, nung nanganak na ako, after 1 year, pwede na ulit mag-exercise, I was looking for anong bago, kasi parang nagsawa na ako dun sa regular Zumba. So ngayon, meron silang event noon na parang inintroduce yung Strong by Zumba. I think tatlo pa lang yata kayong certified noon na Strong by Zumba Instructor. Tatlo kaming nag-start. Pero may mga license na din. Correct. So, nung una ko nakita, sabi ko, ay, parang interesting siya. Parang kakaiba siya dun sa regular na ginagawa ko noong 2014. So, 2016 was when I was really, really big after giving birth. Hindi ko na sabihin yung number. Basta malaki yung sobra. syempre, it was difficult then on my part kasi health-wise, hindi naman sa itsura lang, but the health-wise, yung hirap akong maglakad, lagi akong hinihingal, ganun. So, parang gusto ko lang talaga yung ma-build ko ulit yung stamina ko, ganun. So, I started joining yung classes ni Clarie. Hindi pa niya ako kilala noon, pero yes, nung una ko siyang nakita, sabi ko, kaka-inspire naman tong girl na to. Kasi ang galing niyang mag-motivate sa students niya. Yung tipong halimbawa pag nagpa-punches kami ganyan, tapos makikita ko yung mga ibang students pag kailangan na namin mag-plank. Hindi ako nakaka-plank. Hindi ako nakakababa kasi hinihingal nga ako, so nahuhuli ako palagi. Pero siya yung, okay lang yan ma'am, sige, go push, ito po na gawin nyo, mag-squat lang kayo, gaganon siya. So bibigyan kanya ng alternative na gagawin mo. Teacher talaga. Oo. So hindi niya hahayaan na dyan ka lang, nakatayo ka lang, hindi. Ang gagawin niya, bibigyan kanya ng alternative na exercise mo para sa sumasabay ka pa rin dun sa regular na move. So doon ako na-inspire and yan. Ano yung question mo? Nasagot ko ba yung question? Basta yun yung difference niya sa regular Zumba. Parang na-build yung stamina ko talaga and I lost weight also and talagang na nakikita mo dun yung strength. Yun kasi yung difference niya. Kapag sa regular Zumba, parang more on dance nga siya. So, malulus mo yung weight mo, pero yung strength mo, hindi mo masyadong nabibuild. Whereas, pag Strong by Zumba, talagang yung, grabe, matutone yung muscles mo, ganun. Tapos body weight mo yung ginagamit. Yes. Yan pala. DJ Zin Clarie, next question. Next question. Anong hindi mo makakalimutan sa isa sa mga naging classes natin? Meron kasi si Zin Clarie, meron po kasi yung 4 quadrants yan, Sir G. So, may 1st, 2nd, 3rd, 4th. Nung before po kasi, pag beginner ka, usually, magdadasal ka na lang kay Lord na sana matapos mo hanggang quadrant 2, ganun po. Minsan hanggang quadrant 3, ganun. So, nung medyo lumalakas na po ako nun, meron talagang one time, medyo naiyak talaga ako kasi yung quadrant 3, mahirap po kasi yung quadrant 3 niya. Meron siyang song na pamatay na favorite po niya. Alam ko yan lahat ng followers ni Clarie. Ano ba yung pamatay na paborito niyang kanta? Na talaga, meron po yan yung magpa-plank ka, tapos tatalon ka, tapos mag-move ka ng mabibis. Basta mahirap po siya. Tapos meron pa siyang, yung sa legs, yung gaganon ka. Yung
ba? Oo, yung gumaganyan yung lyrics. As quadrant 4. 3-3. Yung favorite mo. Ay, yung naggaganyan yung legs. Yung nakahiga ka, Sir Jean. Nakapahiga ka, tapos tumataas yung paa mo. Mahirap yan ah. Mahirap talaga. Eh, noon, hindi ko talaga nagagawa. Talaga nakatayo lang ako. Nag-squat lang ako. Tapos nung... Ay, alam ko na yung leg lifts na naka. Leg lifts. Ayun, leg lifts po. Nasa floor. Na talagang hihingalin ka. So, nung time po na yun, ano, nagawa ko siya kasi natapos ko talaga yung quadrant. Sabi ko, natapos ko siya. Ayaw niya akong titigan. Oo, pag ganun, katapat ko siya eh. Pag ganun, titigan mo ako. Ganun po. Kaya parang ang super nung feeling na na-achieve mo yun kasi before hindi mo siya nagagawa. Pero after a while na continuous yung training mo, tas magagawa mo siya, sobrang fulfilling sa'yo na kahit hindi ka pa dun sa goal weight mo, pero yung strength mo, mas stronger ka than before, yun yung na-appreciate mo dun sa workout. Ibig sabihin, madam, magaling ang teacher, no? Mm-mm. Magaling. Students. Sabi ko nga, laging teamwork po yan eh. Ayan, eto madam, mo nagpapabate. Madam, Victoria Rindora runs Ochoco. Hi again, Mr. G. Happy New Year to you. Madam, maraming salamat. Rinaldo, Angko, Javier, good morning. Elizabeth Ognase, happy lunchtime. Jao Paulo Mangilit Hakias. DJ Zinclair, third question. Ay, eto. Ipapakita ko lang po. Sir, pakita natin. Huwag na. Sige nga, pakita nga natin. Makikita. Ayan. Siya before and after. Isa po siya sa mga nagsisend ng picture sa akin. And yung iba, hindi na. Kasi medyo sexy. Ang galing, ano? Yes, so, yan ang resulta galing. Talaga. Mm-mm. Yan resulta. Ma'am Dian Faith Mendoza, mm-mm, bakit po ninyo nire-recommend ang Strong by Zumba? Number one, kasi parang yun nga, interactive yung class. Kasi nga, usually pag regular Zumba, mostly girls, di ba? Ito, pwede mong masama lahat ng friends mo kahit mga lalaki yan. Mm. Kaya, tas enjoy kayo na together kayong naghihirap, ganyan. Na-enjoy yung, tsaka yung music din, Sir G, pag napahinggan mo lahat yung mga music ng Strong by Zumba, kakaiba talaga siya kasi mamomotivate ka talaga na pupush pa more yung ginagawa mo kaysa lang yung, limbawa, 10 reps lang, ay, 5 reps, ganyan, pero magagawa mo more kasi may music. Kaya yun yung, kaya ako siya nire-recommend. I mean, halimbawa, yung iba naman pong ginagawa nila, parang warm-up nila yung regular Zumba, nagda-dance. Pero pag gusto na po nila ng toning, strength for strength, ganyan, mag-higher na sila or higher level na sila by doing Strong by Zumba. Ayan. So mga kaibigan, ito, bago to ah. Ilang years na ba ito, Zinclair, sa Baguio, itong Strong by Zumba? Sir, same din. Nag-start po siya ng Feb na may first class dito sa Baguio po. February. February 2017. So bago pa lang 2 years eh, no? 2 years pa. So ito yung tipo na hindi talaga mainstream. Bago hindi siya po. Hindi mo basta-basta makikita. Hindi po. Pero once na na-try nyo na... Mm-mm. Tama. Hindi ka na makakawala. Parang ano, parang pag na-try mo na yung routine ng Strong by Zumba, parang hahanap-hanapin mo yung ganong pawis, yung ganong hingal, yung ganong... yung parang, oh, nakaya ko. Parang ganon. Meron nga pong isang student ko, sabi, mami na siya, tapos yung mga anak niya nasa abroad, yun na lang yung pastime niya. Tapos na-curious siya sa Strong by Zumba. So, nag-join po siya sa class ko. And then, nagulat siya may mga push-up. Wow! After ng class, so, in-execute po niya yung push-up. Hindi kailangan mababa yung chest or whatever. Basta, gumagalaw, okay na po sa akin yun. As long as nag-exert ng effort. And then, sabi niya, after ng class, sabi niya, ibabalita niya daw sa mga anak niya sa abroad na nag-push up siya. Ma'am Dian, stricto bang teacher si Zin Clarie? Medyo po, compared sa ibang teachers na na-try ko, talagang hindi naman sa strict na negative. Mas gusto niyo ba na ganun? Oo, actually. Oh. Strict na imo-motivate ka talaga niya. Na kasi tama yung ang gusto niyo, sing klare resulta. Oo. Hindi convenience, ano? Correct. Oo, oh, okay. Kaya ang daming followers niya. Oo naman, oo oh, naman. Oo, sige pa, kaya mo pa yan. Ayan. DJ Zin Clarie, next question para kay Ma'am Dian. Ano? Nag-iisip talaga, no? Nag-iisip talaga ako. Anong,
Pastor, ikaw, baka may naisip ka question. sa binato sa akin, no? Ma'am Dian, anong commitment ngayon on your part? Kasi it's working out on you. Ang ganda na nagiging resulta. Ano nakikita niyong commitment na gawin para sarili niyo itong Strong by Zumba na tinuturo ni Zin Clarie? Actually, pag working ka kasi tas mami ka, ganyan, ang number one na kalaban mo talaga dito is time management. Pero once na ipasok mo siya sa schedule mo na, yun nga sabi ni Clarie, kahit 3 times a week lang yan, tas mini-maintain mo, maganda naman yung results. Hindi siya yung kailangan i-push mo na everyday ka nasa gym. Kasi marami ang na-disheartened or na-disappoint kasi hindi nila masundan yung gano'n na everyday pumupunta sa gym. Pero sa Strong by Zumba kasi, since whole body workout siya, kahit 3 times a week mo lang mabigyan ng time or 2 times a week, ganyan dahil sa busy schedule mo, sobrang ganda na yun for your heart, sa cardio mo. Kasi talagang dun sa 1 hour na yun, talagang all over your body na exercise na siya. Kaya time management lang yung key dyan sa mga mommies na gustong mag-try. And huwag nyo munang iisipin sa sarili nyo kailangan 5 days a week ka agad. Parang you build your momentum. And then from there, you can increase later on pag kaya na sa schedule. Kasi yun naman talaga yung number one na kalaban, yung schedule or time management. Ayan. Salamat, Ma'am Dian. Kitang-kitang ebidensya ang resulta. Ma'am Zin Clarie, meron po rito sa ating hotline. Ano daw po, open ba inyong Facebook para makita po ang updates about yung Strong by Zumba? Anong name po na yung Facebook? Is it allowed to be added? Pwede naman po, sir. Pero kakagawa ko lang po ng Facebook page. Wow, may page na. I-search lang po nila and i-like na lang yung page for updated schedule. Mm-hmm. Strong by Zumba with Clarie. Ayan. Madam, follow-up question galing kay Ma'am Victoria Rindora Ranz Ochoco. Mr. G, as naman, saan makikita si Zin Clarie? Saan makikita? So, mga classes, no? Ulit. Yes, yung mga classes ko po, meron po ako sa Body Base, sa Lateral Building po yan, along Session Road. Meron din po sa Fitness Edge Baguio, SM Baguio. And Anytime Fitness, Baguio. At anong oras daw po, madam? Wait lang po ulit. Ayan, hindi busy schedules ni St. Clarie. Actually, sanayan lang po yan. Kaya yung ibang nagtatanong, paano ko daw nagagawa yung 2 to 3 times a day? May rest naman po in between. Mahirap yun, no? Time management. So, yes po. Body Base po is 2 p.m. to 3 p.m. every Monday. And Wednesday, 9:30 a.m. Tuesday, Thursday, and Friday po. Ayan, Ma'am Victoria Rindora Ranz Ochoco, yan po. Yung Facebook page, anong may pangalan na ba? Yes, sir, meron na. Ito po, Strong by Zumba with Clarie. Ayan, andyan po. Nagpo-post po ako ng schedule ko every week. So, every Saturday or Sunday, nagpo-post na po ako. Updated schedule. So, yun, i-like lang po nila yung Facebook page ng Strong by Zumba with Clarie. Ayan, galing-galing. So, Ma'am Dian Faith Mendoza, yes. Ito, katanungan po. Anong klaseng happiness o fulfillment po ang inyong natagpuan sa Strong by Zumba? Well, pag nag-exercise po kasi, di ba, scientifically, meron talagang hormones na naproproduce ang body natin after a workout. Anong hormones yun? Happy hormones. Pero ito pa rin yung sinasabi ko, that happiness would really come from within, or true joy would still come from within. And ako as a student of Clarie, nakita ko talaga sa kanya yun, na she is able to inspire people of how she's showing that she loves what she's doing. Kasi makikita mo yan eh, pag merong isang tao na gumagawa ng something pero hindi nila gusto, obvious mo yan as estudyante or kahit sino man tao. And ako yung nakita kay Clarie, kaya nag-stick to follower niya ako, fan, di ba? So makikita mo kasi na talagang she motivates people. She's the one who inspires people to become better physically. And not only that, minsan marami pa siyang nai-inspire na more than that, na sa emotions, ganyan. Ayan, di ba? Kaya dami din niyang friends, ganyan, na nai-inspire. Kaya siguro exercise would be the starting point, pero at the end of the day, holistic pa din yung magandang nagagawa ng Strong by Zumba. Totoo po yan. Kasi meron yung
ang dami mong messages, babasahin, tapos mga buhay, sariling problema yan nila sa totoong buhay. May pagka-teleserye yan. Oo. Tapos yun lang, ikikwento nila na parang yung mga nagiging outlet po nila yung Strong by Zumba. Kaya parang nakaka-relieve din na ano sa kanila. So, Sinclair, you're a blessing. Ang maganda dyan, bagong-bago eh, no? So, ang Pinoy kasi, kagat na kagat talaga ang bago, at the same time, maganda. Diba? Maganda ang program. So, Strong by Zumba. Maganda to. Madam, kayo ang parang pioneering, no? Sa Baguio, kasama ng grupo nyo. Yes, ng Strong by Zumba. Yes, sir. Galing, galing. Ito, Jess Manman joining us today saying hello. Yan, sa ating guest po mayon. Ngayon po, Zinclair. So, Zinclair, before we end our show, anong inyong schedules by next week? Baka pwedeng paki-plug po, paki-announce sa radio. For tomorrow po, Monday class ko, I have 8 o'clock a.m. Sa Anytime Fitness Rizal Park, dun po sa malapit sa City Hall. And then 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Body Bay Session Road, 2 to 3 p.m. Body Bay Session Road, 6 p.m. to 7 p.m. sa Anytime Fitness Leonard Wood, and the rest po post ko na lang sa page po. Ayan, napaka-busy. Ito, madam, galing sa kay Madam Victoria Rindora Ranz Ochoco. Actually, Zumba is a very good. Nakakawala ng stress talaga. Sa maganda yan. I will go with that Strong Zumba. Wow! Ayan. So, madam, paki-add po ang Facebook page ni Ma'am Zin Clarie. Ayan. Before we go, Ma'am Dian Faith Mendoza, pakibati po ang inyong family members po. Ay, oo, sa aking family, actually nasa church sila ngayon, but to my daughter, Kiana, hello, hello kayo dyan. Greet na lang natin greet. Yung ano, mga... Greet ko din yung daughter ko. Oo, yung daughter, kasi may daughter na rin siya. Ah, okay. Actually, mas matanda yung daughter niya. Like daughter ko. Bumiyahe po siya kagabi, so hinatid ko sa... Hi, Charm. Hi, Charm. Hindi, gusto namin i-greet ni Clarie yung group namin. Ayan. Sa UC, ang mga Strong by Zumba enthusiasts ng mga teachers. Senior high school teachers. Meron na po tayong schedule next week. Yes, so, next week, balik tayo loob Tuesday, na tayo. Friday. Balik loob balik na tayo. Loob. As a teacher kasi, Mr. G, di ba minsan stressed ka? Sobra. So, pag merong gantong workout, parang dun mo na ilalabas. Oh, opportunity kasi to opportunity. Zumba, medyo sumisigaw-sigaw kami. Oh. So, itong mga teachers na kasama ko na nagsa-strong by Zumba with Clarie, na ilalabas namin. Kaya, the next day, fresh na naman, ganun. Ah, maganda yan, maganda. Naway maka-join ako minsan, no? Yes. Okay. So, ano? Lagi kong reminder po sa mga students ko na, ano, pag pupunta sila doon, huwag makipag-compete. Basta, have fun lang have during class. And, mas maganda, instead of competing with each other, inspire na lang po nila yung katabi or i-push nila. Yun yung lagi kong sabi, pag hindi mo na kaya yung katabi mo, i-push mo yung katabi mo. Parang speaker talaga, teacher. Ito, galing kay Attorney Ron Perez. Hi, Ma'am Clarie. Hi, sir. Remain strong, sabi niya. Galing sa ating... future counselor ng Baguio. Ayan, Cebu City, nakikinig mo ngayon. Si June's ko, si Ate Agnes, Cebu, nakikinig sila. Okay. Madam Zinclary, pakibati mo inyong buong pamilya. Ayan, buong pamilya na lang. Buong pamilya. Yes, hello po sa buong pamilya. Yung kapatid ko, si Ian. Yung kapatid kong babae, si Gretchen, na may ano eh. Si Gretchen po, tapos yung mama ko po, and yung lola ko po sa La Union. Si, yun lang, wala na iba? Wala na po, yun lang. Alaga. And yung daughter ko, nasa Manila na po ngayon. Ayan, maganda. Maraming salamat, Ma'am Dian Faith Mendoza, at syempre Zinclarie, para sa usapang Strong by Zumba. Yan, before we go, ano pong inyong panagbenga message, Ma'am Dian, para sa Baguio? Panagbenga, malapit na, no? February 1. Siguro sa mga Baguio residents, let's not stop doing or searching for anything that we can try at least once. Diba, ngayon nga, New Year's resolution, ganyan. So, siguro ngayong talk namin, you're able to hear a little bit of Strong by Zumba. But the best way to experience is to do it. So,
join us sa mga classes ni Clarie. And if you enjoy it, then continue para for your health and wellness for 2019. Ayan. At syempre, galing sa ating guest speaker, Usapang Strong by Zumba, licensed Zumba instructress, Zin Clarie. Yes po. I'm inviting everybody to please join my class. Sa umpisa lang po yan, mahirap. Mm. Yun talaga, di ba? Mahirap mag-start. Pero once na nagawa mo, nakita mo yung capacity mo na kaya mo pala siyang gawin, then tuloy-tuloy na po yan. Hindi ka na, mahihirapan ka nang mag-stop. Mm-hmm. Wow, galing no? Madam, salamat. Next week, ang ating pong guest ay based sa Alberta, Canada. Mm-hmm. Si Mong Vivian Loren, siya po ang marketing director ng Canadian Career Resources. Mm-hmm. Ang pag-usapan po namin para makakuha ng visa sa Canada. Wow. Kunyari estudyante, Madam Dian, Ma'am Clarie, during para sa internship. At syempre, ang unang guest din noon ay pag-usapan po natin para makapag-put up ng business, ano yung mga dadaanan, mga permits magmula sa sa SEC na yan, mayor's permit, and to touch on magkano. Mm-hmm. Yan, pagdating sa negosyo. So, matindi ba next week? So, Ma'am Dian, Faith Mendoza, at syempre Zin Clarie, happy weekend. Maraming salamat. Thank you po. At meron tayong sequel nito, madam, ha? Sige, sir. Prepare tayo na actual na demo session, yeah. No? Yes po, no problem. Ayan. Magpre-prepare na rin ako. Ayan, ng proper maganda outfit. Gano'n ba yun? Mga kaibigan, happy weekend. My name is Mr. G on your radio saying goodbye, Baguio City. I know I tend to overcomplicate it. I'm